Without further ado, papakilala ko sa inyo ang unang speaker, si Father Fernando Camacho. So, hey, thank you, kapatid na Sispo. At isa pong malaking karangalan, mga kapatid, na kami po ng mga Seventh-day Adventist ay makatungtong dito po sa ating pong masjid dito po sa Alborhan. At dito po, mga kaibigan, mga kapatid, ay welcome po ang lahat ng pananampalataya na gustong makipag-friendly dialogue. Ayan, ano? Ito nga, nasusubukan namin. Very welcome po kami dito. Ano ho? At ganun pa man, mga kapatid, ay isa pong mapagpalang araw po ulit sa inyong pong lahat saan man napapaabot ang ating pong program na ito sa ating pong Rasitindasan page. Ayan, sa ayon sa kasulatan o sa AST at ganoon din sa buong kabuuan ng Debaters Convention. At ngayon nga ay kapiling natin ang CEO ng DEVCON, ang kapatid na Sispo bilang isang moderator. At sa amin po, mga kaibigan na kapatid, isang kaligayahan po at karangalan ang amin pong makadaupang palad sa isang dialogue ang amin pong tinitingala nga Imam Ustad, no, na si Imam Rashid Indasan. No, yan. At ang aking pong posisyon, mga kapatid, sa panig po ng Seventh-day Adventist ay itindig po patunayan ang amin pong pananampalataya patungkol po sa Trinity. Ang paksa po na aking itatayo, patutunayan ko na ang SDA Trinity Doctrines ay ayon sa Biblia. Ano po? Yan. At sa atin pong unang paglalahat, mga kapatid at mga kaibigan, nais kong basahin muli sa inyo ang aming pong doktrina. Ano po? Sa aming pong 28 fundamental doctrines, ganito po ang ating pong mababasa. There is one God, Father, Son, and Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons. So maliwanag po na ating nakikita at nababasa sa aming pong doktrina na ang paniniwala namin ay merong isang Diyos na binubuo po ng tatlong persona na pare-parehong walang hanggan. O, sa aming pong ipinamamahagi nga Biblia bilang pagpapasadya ay pinalagyan po namin ng 28 fundamental doctrines namin dito po sa bandang likod. At naririyan po ang aming pagtuturo. Kaya kung kayo po'y meron ganito, ay madali po ninyo maunawaan yung aming doctrines. Maliban dito, ay open din po ang aming pong website. No? Makakapag-search po kayo roon. So, ang aming pong paninindigan ay meron lamang isang Diyos na binubuo po ng tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit. Saan po namin hinuhugot ang talat, ang paniniwala namin ito? Yan po ay kinukuha namin, hinuhugot, buhat sa aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 6, talata po ay 4. Ganito po natin mababasa sa kasulatan ng Hebreo. Shema Yisrael, Yehovah Elohino, Yehovah Echad. Yung pong mga Hebrew, kung minsan, hindi nila binibigas na yung tetragrammaton na YHWH. Instead, ang nilalagay po nila, hinaharinahan nila ng salitang Adonai. Kaya hindi ba po mababasa natin, Shema Yisrael, Adonai Elohino, Adonai Echad. Pero tayo po ay nagkakaunawaan sa bagay po na ito. Ang gusto kong bigyan ng emphasis o ng diin, yung salita kong pagkakagamit na ang Adonai o ang Yahweh o Yehovah ay nasa bilang na Echad. Sa mga saling Tagalog, ganito po natin siya mababasa. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon natin Diyos ay isang Panginoon. Saan po namin hinugot yung aming pong paniniwala? Sa talata po ng banal na kasulatan sa liwanag po ng Biblia. Actually, mga kapatid, yung pong katulad ng ating nabanggit, yung pong mathematical illustration na laging ginagamit ng mga tao ngayon.
na kapag ka nagpatayo ka ng tatlong tao at binisual mo, yung isa ay Ama, yung isa ay Anak, yung isa ay Holy Spirit, ang human thinking natin, tatlo sila. Ano po? Kami, hindi naman kami tumututol na tatlo sila. Tatlo talaga sila sa persona. Pero pagdating sa usapin ng kalikasan ng pagiging Diyos, iisa lang po ang kanila pong nature. Yung po, no? Ang aming pong pinaninindiganan. No? Halimbawa, mga kapatid, mga kaibigan, lagi po natin tatandaan, yung salita pong ikab na ginamit sa 6:4 ng Deuteronomy, yan po ay mayroong dual meaning. Yung isang meaning po niya, tumutukoy sa solidong isa. Ibig sabihin, walang ibang kasama, solidong isa. Pag sinabi isang bangko lang talaga, isang tubo lang talaga. Oh, yung pangalawa ng meaning ay composite unity. Ano po yung dalawang meaning na ito? Halimbawa, isang sakong patatas. Ayan, no? Isang barangay, isang bansa, isang pamilya. Oh, yan po yung pangalawang meaning ng salitang Hebrew na ekad. Sa Hebrew, merong mga walong mga salita, ano, patungkol po sa salitang Hebrew na isinasali nila kung hindi only alone. Oh, at one, halimbawa, yung salitang Hebrew na ach, translated, pag isinasali nyo po yan, only. Oh, yun namang isa na isinasaling alone and only, yung salitang libid. Meron pa yung salitang lebedad. Na alone din po at only. At yung salita pong isa pang Hebrew na levadu, alone, ano? By itself, or only, na tinatranslate. Ganun din yung salitang rach, na sinasabi bilang only, or surely, ano? Kaya makikita po ninyo mga kapatid, doon po sa ating lexicon, ano ho, yan. Pagka binuksan nyo po rito yung salitang one, ito po yung ituturo sa atin na mga salita ng Hebrew at kanyang kahulugan. At tatlo, dito yung pinakasikat na ginagamit sa Biblia, yung salitang Diloni. E na isinasabing po siya na one o solidong isa. At yung isa naman, yung salitang Yahid na tumutukoy din sa pagiging solidong isa. Na kumisan isinasabing din po ito na alone. Ano ho? Yan, yan po yung meaning niya. No, pero, yung salitang ikad, kakaiba po siya. Meron siyang dalawang magkaibang kahulugan. No? Kaya yung isang pambabasa ng Biblia, lalo na doon sa Deuteronomy 6:4, mababanaan na natin na ang tinutukoy, hindi lamang isang solido ang tinutukoy sa kalikasan ng pagiging sa bilang, no? Ng Yahweh o ng Yehwa. Kundi binabanggit dito na Yehwa Echad. Ano? At naniniwala po kami, pag pinag-usapan po yung salitang Echad doon sa Deuteronomy 6:4, ito ay tumutukoy sa higit sa isa na persona. Ano po? Kaya nang banggit din doon, ang Panginoon na ating Diyos ay isang Panginoon. Oh, yan. Ngayon, bilang karagdagan pa mga kapatid at mga kaibigan, mapapansin din po ninyo sa kauna-unahang talata ng Biblia sa Genesis chapter 1 verse 1, mapapansin po ninyo yung mga salitang ginamit na nagpasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at lupa. Yung salita pong Diyos na binabanggit po dyan, pag binalik po ninyo sa wikang Hebreo, sa tekstong Hebreo, mababasa po ninyo yan na salitang Elohim. Alam natin sa mga Hebreo, kapag ka, para maging plural ang isang salita, kumbaga sa English nilalagyan natin ito ng ES o kaya S. Sa Hebreo naman, I am. Halimbawa, yung salitang bahay, bayit. Pag ginawa mo siyang mga kabahayan, nagiging bayiting. Yung singular ng Diyos sa Hebrew, I am, o di kaya Elohim. Pag dinagdagan po ito ng I am, Elohim, nagiging pangmaramihang anyo po ito. Nagiging plural.
Ano ho? Kaya naniniwala kami na ang bilang ng Diyos sa kanyang pagkapersona ay higit po sa isa. No? Actually, sa Hebrew, pag sila ay nag-specific, halimbawa, dalawa. Ano ho? Dalawa. Instead na El or Elo ang ginagamit nila, ang ginagamit nila yung salitang Elohim. No? Elohim. Pero kapag higit sa dalawa, oh, tatlo pataas, ang ginagamit po ay Elohim. Elohim. Ngayon, kung minsan nagbabago yung kahulugan ng salitang Elohim, minsan nagiging singular po yan, nagiging plural, depende po yan kapatid sa construction o sa syntax o sa grammar ng pagkakagamit po ng salita. Oh. Pero usually, kapag sinabing Elohim, yan po ay nasa plural form. Ano po? Sana po ay nasusundan niyo po ako sa bagay po na ito. Then, yung salitang ekad, halimbawa, no? Para magkaroon tayo ng idea na talagang ito'y tumutukoy sa higit sa isang bilang. Halimbawa, yung doon sa Genesis chapter 2, verse 24, pag binasa po ninyo yan, kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, makikipisan sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. Pansinin po ninyo, yun hong mag-asawa, oh, sa prinsipyo ng Biblia, bagamat iba ang pagkapersona ng babae, iba rin ang pagkapersona ng lalaki, pero dapat silang bilangin sa bilang na ekad. Yung salitang isang laman, ekad din po ang ginamit. Ano po? Yan. Pero kung titignan natin sila, dalawa naman talaga sila. Diba? Pero bibilangin natin sila sa bilang na ekad. Alin po yung binibilang na ekad? Oh, doon sa kanilang, yung pong kanilang kalikasan. Isang laman yung babae, isang laman yung lalaki, pareho lamang sila tao. Okay po? Pero sa persona, magkaiba sila. Okay? Pero bibilangin natin yung kanila pong kalikasan sa bilang na ekad. Diyan po ninyo unawain yung aming pong paniniwala tungkol sa bilang ng ating pong Panginoong Diyos. Okay po? Kaya kung minsan yung sinasabi ko nga, yung mathematical illustration ng isang tao sa kanyang human understanding ay maiiba, no? Pagdating sa Biblia. Gusto tayong pasunurin ang ating Panginoon. Hindi sa sarili po nating bilang, kundi sa bilang na gusto ng Diyos na ibilang doon sa mag-asawa, na ibilang natin sa kanila o sa kanilang mag-asawa. Ganun din po sa prinsipyo sa ating pong Panginoong Diyos. Ano ho? Yan. Then, isang pagbagay mga kapatid, kung minsan kaya tayo nahihirapan, katulad halimbawa ng sinasabi sa atin, dito sa isang aklat ni Norman Gessler, ano, dito sa Bacon Encyclopedia of Christian Apologetics, ano, makikita po ninyo sa page 730, ganito po natin mababasa, yung salitang Trinity, ano, dito sa bandang ibaba. Trinity, simple means triunity. Tatlo na nagkakaisa. Tatlo saan? Sa persona. Tatlo persona na nagkakaisa. God is not a simple unity, there is plurality in His unity. Ayun na nga po yung ating binabanggit. Ano po? Para sa iba, mga kapatid, mga kaibigan, ito ay isang mystery. May mga aklat na nagsasabing, katulad po nitong kay Alvin Douglas. Pag binasa niyo po yung kay Alvin Douglas, sinasabi niya rito, kapag pinag-aralan ng tao ang Trinity, masisira ang kanyang bait. Masisira yung kanyang ulo. Ano, sabi ni Alvin Douglas. Pero kami hindi naniniwala, mga kapatid. Oh, sa pagkataunawaan namin ang Trinity, ano, at ito nga, ipinagpapatutuo ko sa inyo na ito ay biblical. Ano, kaya kapag sa biblical understanding po ang ating pagbabasa, pagbabasihan, ano ho, ang bilang lamang po namin ginagamit
sa pagiging Diyos ay yung pong salitang isa na nasa konsepto, dinidin ko po, nasa concept ng salitang Hebrew na Ehad. Hindi sa konsepto ng salitang Hebrew na Yahid. Okay po? Sana po ay nasusundan po ninyo mga kaibigan, mga kapatid. Ano? Ngayon, dito sa isang aklat na Systematic Theology, God as Trinity, ni Norman Daly, sabi po niya sa page 24, the word Ehad in the text of the Shema. Pag sinabi pong Shema, yun po yung Deuteronomy 6:4. Ano? Speak not only of the uniqueness, but also the unity of God. Okay po? So, I hope na nasusundan po ninyo ako, mga kapatid. Okay? At patuloy na pinapaliwanag sa atin ng aklat niya ito na sinasabi na binuksan natin kanina na there is one God. No? There are three distinct persons, no? Who are God. Father, Son, and Holy Spirit. Okay, so I hope na nakikita po ninyo. Then ito nga yung Genesis chapter 1, verse 1, yung salitang Elohim ay siyang nagpapatunay na meron talagang pangmaramihan na bilang sa ating pong pagkapersona ng ating pong Panginoong Diyos. Okay? Isang pang halimbawa po niya, mula sa chapter 1 verse 1, pag isinunsod po nito at pababa pa yung ating pong talata, darating po tayo doon sa 2:26 ng Genesis. Ano po ang sinasabi naman dito? At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ito po, mga basic text na ginagamit po ng mga Trinitarian. Ano? Ano po ang sabi nito? Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kung ang Diyos ay solidong isa, masisira ang grammar ng Hebrew. Kasi ang pagkakagamit dito, natin, sa Tagalog nga, ating, no? Ating larawan, ating wangis, lalangin natin. Alam naman natin, kapag ginagamit ito, nasa pangmaramihan ito. Okay? At hindi ito tumutukoy sa sinasabi ng iba na yung ka-natin at ka-ating ay yung mga angels. O, hindi po. Kasi sa tekstong Hebreo, ito po, pag tinignan po ninyo yung kanyang Hebrew syntax, ang tinutukoy po rito yung kapwa kamanlalalang. Kapwa kamanlalalang. Okay? So, sino-sino po yan? Yung kanatin, kaating, wala po iba kundi ang ating, ang ama, ang anak, at ang Holy Spirit. Ano po? Ulitin ko po, sino po yan? Ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit. Okay? So yan po ang aming paninindigan po sa bagay po na ito. Okay? Kaya, dito po sa akin pong unang tayo ay nakikita ko na matibay, no? Yung aking mga inilagay na mga poste o mga haligi. Ano ho? Siguro pagtayo po ng ating pong pinagpipitagang negative si kapatid na Imam Rashid ay divine po niya yung meaning ng salitang Ehad. No? Napalitawin niya na hindi ito dual meaning, kundi isa lamang o single meaning. Ano katulad ng mga pitong talata na aking pong ginamit o nakita sa mga Hebrew na pagbilang. Okay? So, aabangan ko po yun. Then, yung salitang lalangin natin, ano po? Yan. Ay gusto ko pong marinig papaano po niya isasalansan yung bagay na ito. Okay? And, sa bagay po na yun, ay meron ako mga inihandang questions, no? Na ipapattern natin sa Hebrew syntax. No? Kasi doon tayo magkakapanag po.
Okay? Then yung salita doon sa John 1:1 na salitang Elohim, no? Ay pagtibayin na hindi ito tumutukoy sa higit, no? Sa dalawa na persona. Okay po? Okay, so then isa pang pagpapatutuo doon sa chapter 11 ng Genesis, no? Sa verse 7, sabi po rito yung ganito, halik kayo, tayo'y bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Ito po yung panahon na ang kwento po nito ay gumagawa sila ng tori ng Babel. Ano ho? At nagpa siya ang ating Panginoong Diyos na pag-iba-ibahin ang kanilang pong wika. At dito nga makikita natin, yung nagsasalita po yung ating Panginoong Diyos, ang sabi po niya, halik kayo. Tayo'y bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika. May ka-atin. Ano? May ka-tayo. Kaya matibay po yung aking posisyon na merong higit talaga sa isa o sa dalawang persona ang bilang po, no? Pagdating sa persona ng ating Panginoong Diyos. Pakitimplihan ako pagka 2 minutes na lang po, ha? Ilang 5 minutes sabihin mo. Para maganda yung ating landing. Ayan. Okay? So, isa pa mga kapatid, ano, at mga kaibigan, sa patuloy na pagsusudsud natin sa banal na kasulatan, hanggang sa humimpil tayo sa New Testament, makikita po natin, hindi na po nadagdagan yung po ipinapakilalang persona ng ating Panginoong Diyos. Lagi lamang silang tatlo. Halimbawa, sa 3 ng Mateo, talatang 16, at nang mabautismuan si Jesus, ito na po yung ang ating Panginoong Kristo ay nagkatawang tao. Ano? Yan. Na sabi po niya rito sa kanyang pagkakatawang tao, at nang mabautismuan si Jesus, pagdatay umahon sa tubig, at na ito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sa pagpapatuloy, narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, siya kong lubos na kinalulugda. Yan, buhat sa aklat ng Mateo, Kapitulo 3, talata po ay 16-17. So dito po makita natin, nang magkataong tao ang ating Panginoong Hesukristo, samantalang hinubad niya yung anyo ng pagiging Diyos, at pinuha yung anyo ng tao nakita sa gitna natin, ano po, at siya ay dumako sa sistema ng pagbabautismo bilang tao, yun pong ama nagsalita po sa langit, yun pong anak ang ating Panginoong Kristo binautismuhan, at yung tatlong persona yung Holy Spirit nasa anyo siyang talapati. Ano po, yan na sabi rito, ay bumababa, no? Sa kanya. So, hanggang sa mga bumababang tulad sa kalapate, no? I'm sorry, no? Check ko yung aking salita, no? Hindi anong kalapate, kundi ito bumababang tulad sa isang kalapate. Medyo magiging, my minutes, thank you. Medyo magiging maingat ako sa mga term ko ngayon kasi ang aking pong kausap ay hindi po basta-basta ang Adibatista ng Islam, ano? Kaya nga, pinagpipitagan po natin ang kapatid na Imam Rashid. Okay? So, dito po, andyan po ang ama, nagsalita sa itaas, ang anak, ng nagkataong tao, binautismuan, at yung Holy Spirit, bumababang tulad sa isang kalapati. Ano? Then, sa pangangaral ng Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoon, samantalang inilagay sa balikat ng mga alagad yung tinatawag na Great Commission, sa chapter 28 ng Matthew, verse 19, ganito po ang ating mababasa. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Brother Fernando, 5 minutes. 5 minutes. Okay, thank you po. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan
sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sandaw po babautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Now, lagi po silang tatlo. Hindi na naging apat. No? Hindi na nadagdagan, hindi na naging lima. Lagi lamang tatlo ang binabanggit. Ngayon, kung hindi po sila magkakalibel, bakit naman ang Ama, ang Anak at ang Holy Spirit ay tawag dito, isinasama ano doon sa pagbabautismo? Kasi nga naniniwala kami, mga kapatid, mga kaibigan, na sila po ay magkakapantay sa kaligtasan bilang Diyos. Magkakaiba lamang po sila pagdating sa bilang ng kanilang persona. Iba po ang Anak, iba ang Ama, iba rin po ang Anak. Iba rin ang Holy Spirit. Yung pong Anak, hindi siya yung Ama. Ni yung Ama, hindi siya yung Anak. Hindi rin siya ang Holy Spirit. Talagang magkakaiba sila. Kaya nga dito masisira yung pangangaral ng oneness. Ano? Sapagkat maliwanag na binabanggit sa atin, talagang magkakaibang persona po sila. Ano? Yan. Eto pa. Sa isang pang talata, ano ho? Kung titignan po ninyo sa benediksyon ni Apostol Pablo, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, ang tinutukoy po niya yung Ama, at ang pakikipisa ng Santong Espiritu ay sumainyo nawang lahat. Tatlo lang ulit. Ano? Hindi nadagdagan. No? Kaya nga, buo ang aming pong paniniwala na merong isang Diyos sa bilang na ikan na merong tatlong magkakaibang persona. Ang Ama, Anak, at ang Holy Spirit. Okay? Kaya yung aming pong paniniwala na merong isang Diyos, Ama, Anak, at Holy Spirit, yung isa po riyan na kataga, hango po sa salitang ekhan. Oh? Diyan po ninyo uunawain yung aming pong paniniwala, mga kapatid at mga kaibigan. Ano? Kaya, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, iisa po ang pattern. Sila po ay nasa pangmaramihang bilang ng persona. Kaya nga ang ginamit ay Elohim. No? Hindi lamang basta El or Elowa. At doon sa, bago makalimutan, doon sa Genesis chapter 1, chapter 2, no? Verse 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin, ano po, yung salita pong Diyos dyan, thank you, well, na lang akong 2 minutes, ay nasa salita rin Elohim. Elohim. Ano po? At pag ibinaba po ninyo, verse 26, ibinaba po ninyo yung basa doon sa verse 27, ay makikita na po ninyo na ganito ang atin pong mababasa. Medyo maiiba. No? 2 at 7. Tingnan po ninyo. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa ipapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat lumagapang sa ibabaw ng lupa. 27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Isa na lang po. Ano ho? Bakit po? Sapagkat naniniwala po kami mga Seventh-day Adventist. Batay na rin no? Sa Hebrew syntax na ang aktibong gumawa, no ho? Yung, pag sinabi aktibong gumawa, yung aktibong kumilos, yun po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, nilikha niya ang lahat ng bagay kasama po ang tao. Ano? Parang ganito. Gawa tayo ng silya. Ay, yung kasama ko, kapareho ko rin manggagawa. Pero ako yung aktwal na pumupukpok. Yan.
Ganyan po ang paglalarawan namin sa ating Panginoong Jesucristo. Okay po? Kaya pagdating sa 27, oh, sa halip na kami, ating, ang ginamit na po niya ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan. Okay. Tayo po. Salamat po ng marami. Okay. Salamat, Brother Fernando. At sa mga nandyan sa live, ang topic nilang pinatutunayan ngayon ay Friendly Dialogue. Ang topic nila ay Trinity. Sa mga bagong nanonood sa live, si Brother Fernando po ang unang tumimbig na narinig ninyo po. Ano? At bibigyan natin ngayon ng 5 katanungan sa mga itinindig ng mga poste ng affirmative. Brother Rashid, ready ka na sa 5 katanungan? Opo. Okay. First question. Ito ay tanong lang for clarification. Binasa niyo po yung Deuteronomy chapter 6 verse 6. Chapter 6 verse 4. Umamit ka ng Yahweh, bagamat yung isa sa mga translation dyan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Doon po ba malinaw na mababasa po natin yung fundamentals po rin yung bilip po tungkol sa Trinity? Na doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 6, mababasa po po dyan malinaw doon na there is one God, the Father, the Son, and Holy Spirit? Yung pong Deuteronomy 6:4 ay isa lamang po sa pinagbabasihan ng aming pong doktrina. Dito ko po hinango o hinalaw yung salitang ekhan para doon sa salitang isang Panginoon. Ayan po, yan po yung aming pong paninindigan. Usapan namin, tanong sagot ka na nun. Sorry, batal ko na yung ano yun. Pangalawang tanong po, gusto ko lang maging malinaw sa akin kasi sabi mo sa Bible, saan po mababasa sa Old Testament na yung Diyos mismo nagsabi ang Diyos ay may tatlong persona? Saan po mababasa? Yun pong verbatim na binabanggit ng Karasin, wala pong letra po letra ang nakatala sa Biblia. Pero hindi ibig sabihin na kung walang word for word na nakalagay, hindi na totoo ang pananampalatayang ito. So, sa flow ng aking pong presentation ay pakita natin talagang mayroong tatlong persona na binubuo ng ekhad na Yahweh. Maraming salamat. Sa panahon po ni Jesus Christ, peace be upon him, meron po ba siyang turo o Israel ang isang Diyos ay may tatlong persona? Meron po ba o wala? Katulad po, verbatim ulit, ano ho? Wala ho yung iniisip ni Karasim doon sa talata. At sapagkat ang Biblia, hindi concordance, hindi rin ito dictionary, kundi tayo yung susunod sa kung ano yung paliwanag po ng Biblia. Ang binanggit po ng ating Panginoon, yung pagsisipi pa rin doon po sa Deuteronomy 6:4, mababasa po natin sa aklat ng Marcos 12:28-29. Yun pa rin pong Shema. Maraming salamat po. Pang-apat po. Sa 12 apostol po na hinalal po ni Jesus Christ, sila po ba maliwanag na nagturo ang Diyos ay may tatlong persona? Meron po ba o wala? Yes, sir. Meron po. Katulad nga nung aking binanggit. Linawin ko lang po, Mr. Moderator, ha? Sige. Kasi sinusunod ko po itong ano nila eh. Yung sinabi niya, fundamentals eh. Pag sinabi yung fundamental kasi, talagang basic yun eh. One God, Father, Son, and Holy Spirit. Ang tanong ko po, meron po bang malinaw na mababasa sa Biblia yung 12 apostol na hinalan ni Jesus Christ, nagturo po na ang isang Diyos ay binubuo ng tatlong persona? Okay, narinig na mo. Yes, sir. Okay. Meron po, pero hindi po katulad ng verbatim, word for word uli na iniisip po niya. Ano? Kundi halimbawa, doon sa benediksyon ni Apostol Pablo, no? Na ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ano pa? Ang pag-ibig ng Diyos, ang pakikipisan ng Espiritu Santo sumainyo nawang lahat. Sa ulat din ng pagbibigay ng tao dito,
ng Great Commission, ang mismo Panginoong Hesukristo ang nagsabi, bautismuhalin niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. At marami pang talata sa Biblia na nag-uulat, na nagsasabi, meron talagang tatlong persona. No? Kaya yung tanong na kapatid na si verbatim wala. Pero hindi ibig sabihin, kung wala yung verbatim, hindi na po totoo. Ano? Yan. Huwag ninyong isipin, kapag hindi mabasa, mali na ang pananampalatayang Adventist. At pag nabasa, mali naman ang pananampalataya ng Islam. Okay? So, dyan naman po muna ako, mga kapatid. Last question. Okay po, last question po. Meron po ba tayong mababasang maliwanag sa Biblia na yung tatlong persona na sinasabi niyo, Ama, Anak, Espiritu Santo, ay magkakapantay po, equal? Meron po. Oh, meron po. Mamaya po sa second presentation po, ilalag ko po yung pagkakapantay nila kasi yung pong Ama, tinatawag pong Yahweh, yung Anak, tinatawag din Yahweh, yung Holy Spirit, tinatawag din pong Yahweh. In short, magkakalibel po sila pagdating po sa kalikasan ng pagiging Diyos o Yahweh. Pero pagdating sa kanilang pagunuan, ano, higit na dakila ang Ama. Ayan, lalo na ang ating Panginoon ng katawang tao. Kaya ang terminong Ama, Anak, ibig sabihin, yung Ama higit na mas mataas sa tungkulin. Pero pagdating sa kalikasan, pare-pareho lamang po sila sa kalagayang Diyos. Okay. Thank you, salamat po. At yan po yung cross-examination na limang tanong sa mga itinindig ni Brother Fernando. Okay, so sa mga, I think yung mga nanonood sa live, marami na rin mga comment dyan, no? At umatita po na rin ang debate dyan sa comment section. Pero bibigay naman natin at ipakilala natin ang negative side. Ito ang side ni Brother Rashid ng Islam. At bibigyan natin siya ng 30 minutes, no? Sa una lang muna niyang tindig. Okay? At yung mga nanonood sa Debaters Convention, sa us, at dun sa Facebook page ni Brother Rashid. A shoutout sa inyo. Pangan nyo na at tatawagin natin siya. Bigyan natin ang stage of microphone ng Brother Fernando. Ay, Brother Rashid. Timer starts now. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنا هات أن أقول قصة سلامة في الله أن فمنه النبع أقول أي نيجاتيف سايد مامايا po ang aking pangkulit of course gibain yung kanyang itinayo pero bago ko po gibain yun meron muna po akong itatayo para maging malinaw. Alam mo ninyo, in fairness po sa mga kababayan po natin, pakibukas nga yung ano. In fairness sa kababayan po natin, mga Kristiyanong naniniwala sa Trinity, kung meron man ako unang-unang pinag-aralan, promise, bago ko pinag-aralan po yung pagka-Diyos ni Kristo, kung siya ba'y Diyos, kapantay ng Diyos, ay mas minarapat ko po na pag-aralan muna yung Trinity. Kasi majority sa atin, ha? Naniniwala sa Trinity. Kaya tinitingnan ko po ngayon si Brother Fernando Camacho, hindi bilang SDA per se, bilang isang dumatayo na naniniwala sa Trinity. Kaya sakop niya lahat yung naniniwala sa Trinity. Meron muna akong ipapakita sa ating slide. So ito po, yung Trinity, ito po, dinipay natin Trinity, hindi nakakalayo, isa po ang definition eh. The central Christian dogma that the one God exists in three persons. So yung isang Diyos, binubuo po ng tatlong persona. No, yun ang gusto kong maramdaman, biblically speaking. Kasi ito fundamental teaching eh. Ngayon, with all due respect kay Brother Fernando, parang napakahirap kasing tanggapin sa akin na hindi mababasa ito verbatim kung ito po ay importante. Kasi pagdating sa doktrina ng Diyos, talagang letra por letra mababasa mo
kung ilan siya at kung meron pa bang iba. Kaya sige, slide natin. Tuloy-tuloy po ang slide, please. So ito po, no? Tuloy pa. Ayan. Ito po. Para sa akin, ito po ang tutul ko. Ang Diyos ay may tatlong persona. Hindi turo ng Diyos, biblically speaking. Kanina, tinatanong ko po siya. No? Ginamit niya, ikad, mamaya ko po gigibain yun. Ginamit niya yung Genesis, etc. Mamaya ko po gigibain yun. Hindi tinuro ni Jesus. Wala pong turo ang Diyos. Ha? Biblically speaking, ang Diyos ay may tatlong persona. Si Jesus Christ, wala rin turo. Yung 12 alagad, wala rin turo. Kung ito importante, dapat naman, tinuro nila ang Diyos ay may tatlong persona. Bakit wala? Pati si Pablo, in fairness kay Pablo, kahit si Pablo, wala rin turo. Diyo ba? Tuloy. Slide. Oh, ito problema. Sabi niya kanina, naiintindihan po namin ang Trinity. Hindi ko sa inipit doon, wala kaming ipitan eh. Pero magkagayon pa sa kanilang aklat, mababasa po natin. The full meaning of the doctrine of the Godhead of the doctrine of the Trinity or the God of doctrine of Trinity is beyond the understanding of human minds. O di maunawaan, tama lang yung kinote niya, mystery talaga. Pag mystery, hindi po maipapaliwanag. Ito masaklap. Prepare po na siya, mga kapatid kong SDA. It is taught in the scripture as fully as we need to know, but there remains, pasensya, sumisigaw ulit ako, many questions and problems we cannot solve. Ito po, sa Christian Fundamentals Biblical Teachings, page 79. Wala po sila nito. Ayaw ko na kung may lang. Matagal na po yung libro. Ayan po. Tuloy. Slide pa. Please. Tuloy. No. Ito pa isa. The same book ng Seventh-day Adventist. How did he find? Paano na sinasabi? Ano sinasabi niya sa Trinity? How the Father, Son, and Holy Spirit can be distinguished personally kung paano yung Ama, Anak, Espiritu Santo ay iba-ibang kanilang persona and yet be completely one. Ito, prepare po na siya, SDA. Has not been revealed. Dito ko naipit si Ronald Ubidos ng SDA ba? Has not been revealed to man and is beyond his comprehension. Oh, we have no basis for comparison with anything. We know, wala pong pwede i-compare. Hindi pala pwedeng i-compare. Gagamit ka ng electric pan, 3 hélice. Gagamit ka ng triangle line, hindi ubra. Sino po may sabi? Maraming salamat, gumagamit ka ng reference. Yung ginagamit mo, hindi SDA yun. Magtutukusin. Okay? Ito, SDA po ito. Sabi ng libro nila, hindi pala pwedeng maunawaan itong Trinity. Ito pala, beyond our comprehension, and have not been revealed. Ito masakla. Not been revealed. Slide po, slide. Tuloy-tuloy na sila. Okay, ito pang, itong tutol ko, pangapat. Yung development po ng three equal partners ay found in lethal creedal formation cannot be clearly detected within the confines of the canon. Sabi po ng Oxford, ando po yung libro ko, no? Meron po tayong Oxford Companions of the Bible, si Bruce Metzger. Palagay ko, kilala po nito ni Camacho, no? Si Bruce Metzger. O, kailan ho yan? Pakislide po. Please. Oh, ito po, inimbento ni Tertullian kasi talaga ito, tutuusin eh. O, kaya lang, yung full definition po ng Trinity, nabuo po noong 381 sa Council of Constantinople. Dito po ay, bakit po? Declared, finally, the Trinitarian doctrine na yung Holy Spirit, Diyos din pala, equal with God. Doon pa lang po. After almost 400 years, pakislide po. Oh, for the first 300 years, walang church father na nagturo ang Holy Spirit ko equal ko eternal with God. Nag-invento po yung mga church father sa pangalan tatlo. Sino po nag-invento ng salitang homosius para tutulan si Arius?
Ayon po sa isang libro natin, ito po sa libro natin, no? The Compact History of the Catholic Church. Itong tatlong pa, Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, Gregory of Nazianzen, nag-invento po ang biblical word invented by Capadocian Father, yung salitang homoousios, of the same substance, one in being, si Jesus at saka yung Diyos. Ganun na rin, noong 381, same substance din ang Holy Spirit, yung salitang homoousios. Naniniwala rin naman sa doon, co-substance, co-equal, co-eternal, pareho lang sila sa nature, nabanggit na kanina. Sino po nag-invento nun? Walang mababasa sa Biblia nun eh. Yung po'y unbiblical terms na inimbento po ng mga tinatawag na Katoliko ngayon. Hindi po galing sa Bible. Para lang may pagtanggol ng tatlong ito, laban kay Arius, kasi si Arius, Church Father, hindi naniniwala sa Trinity. Nag-invento ngayon para putulan si Arius. Historically po yan eh. O, kaya nga, tuloy. O, sabi sa John's Gospel, sabi ni Bruce Metzger, beyond this immediate context, however, such reference raises the questions of how the Father, Son, and Holy Spirit can be distinct and yet the same. This issue is debated over the following centuries and is only resolved by agreement and exclusion during the historical dispute and creedal council of the 4th century and beyond. Kailan po nagsimula ang Trinity? Kahit ang Bible scholar nagsabi, 400 years wala na si Jesus Christ. Kaya paano tayo maniniwala dyan? Hindi na amin ang scholar. May libro po tayo niyan. Sige pa, pang-apang-pito. Ito na, nabasa ko na to. Tuloy, pang-walo. Sa Bible po kasi, talagang absolute one eh. Gigibahin ko na yung sinabi niya. Tutulang ko daw yung ekad, hindi talaga isang-isa. Ito po, gigiba na pa. Ito ha, sports lang. Giba na po dito si ano, pakibasa nga yung Malakas. Dos Gis, ayan na, alabas nila. Hindi ba iisa lamang ang ating Ama? Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit nga tayo nagtataksil sa isa't isa? Okay, tinan mo, Brother Fernando, sabi niya sa akin, tinatalins ako, patunayan ko na yung salitang ekad, isang isa, at hindi composite o compound. Kasi daw pag sinabing isa, binubuo na ano? Tatlo, ba't naman tatlo? Paano naging tatlo? Wala namang ganun eh. Pag pinilit mo na compound dito yung isa, magkakaproblema ka kasi hindi ba ikad ang ating Ama? Kung hindi isa yun, di lalabas, hindi ba tatlo ang ating Ama? Kung marami, patay tayo dyan. Ikad ang ating Ama, yung ikad na Ama niyon, ikad na Diyos na lumika sa ating lahat. Alam mo ito, challenge ko, pag binasa mo yung ikad, alam mo, with all due respect ha, nag-aaral kami ng Arabic. Ang Arabic hindi nagkakalayo sa Hebrew, magpinsan yan eh. Yung ikad sa kanila, ahad sa amin. Yung salitang isa sa Tagalog, tama yun. Isa, ilan ako? Isa. Pag sinabi nagkakaisa, ibang diwa yun. Pero pag bilang pinag-usapan, lalo sa Diyos, pag nabasa mo ikad, isang-isa lang talaga yun. Yan ang challenge ko sa'yo. Hindi po tatlo. Lalo hindi mo kaya patunayan tatlo. Marami akong talatang pwedeng basahin para patunayan ni salitang ikad, tumutukoy talaga sa solidong isa. Sabi sa kanina sinabi, solido. Kaya kita mo, bago nilika ang mga bundok o bago nilika ang lupa at diyang libutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan, hanggang sa walang hanggan. Ang nag-iisang Diyos, walang pinagmulan eh, eternal. You have always been God long before the birth of the mountains, even before you created the earth and the world.
Si Jesus Christ po, with all due respect, sa John chapter 5, verse 26, yung kanyang buhay, binigay po ng Diyos. Wani po sa eternal. Kung paano ang ama may buhay sa kanyang sarili, gayon din ang ama, ang anak, ay pinagkalooban niya ng buhay sa kanyang sarili. Yung buhay ni Jesus Christ, pinagkaloob yun ng Diyos sa kanya. Oh, tuloy. Slide. Okay. Oh, yung tunay na Diyos, yung time ha, pakiano ha, sabi sa akin ha, sa Santiago, sa James, ang tunay na Diyos, walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Ang nag-iisang Diyos na tunay, biblically speaking, ha, hindi po nagbabago, immutable, unchangeable ang kanyang nature. Kaya kanina pinapaliwanag niya, pinipilit kong unawain. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, noon pa nga pinipilit ko ito, binubuksan ko, tinatanggal ko yung sarili kong bias eh. Kaya lang, hindi mo maramdaman ang Trinity sa pagbabasa ng mga Biblia, ng talata sa Biblia. Manapa ang mababasa mo, talagang isang-isa lang ang Diyos na lumita. Ah. The eternal God of Israel is not human, isn't human being. He doesn't tell lies or change his mind. Nakita nyo, mahirap. Kailangan pa ba ipaliwanag to? Tuloy. Infinite knowledge ang Diyos, oh. Oh, sa Psalms, great is our Lord. Ito po yung mga talata, ha? Kasi kailangan, bilisan po yung pagsasalita, limited ang oras, eh. His understanding is infinite. Hindi naman ganun si Jesus Christ, eh. Kaya hindi ko maramdaman yung definition na sila co-equal. Hindi po talaga, wala, eh. Yung co-equal ang Diyos, tsaka si Jesus Christ. Malinaw ang sinabi ni Jesus, ang Ama ay may mas dakila kaysa sa akin. 14:28. Magpapaliwanag siguro siya. Hindi, yung Jesus na tao yon. Pero yung Jesus na Diyos, adun, kita mo, marami na lang paliwanag. Ha? Ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin. Si Jesus po, limited po ang kanya. Hindi po, wala po siyang infinite knowledge eh. Sapagkat hindi niya alam yung oras ng pagbabalik niya o araw ng pag-uhom. Kung tituring ng iba. On that day, ha? Walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit niyang anak, kundi ang Ama lamang. O nakita nyo? Hindi sila equal. Paki-slide, please. O. Yun na nyo. Sino pong lumika? Tatlo ba? Marami ba? Eh bakit sinasabi ng Diyos? Brother Fernando, pangatlo. Ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos at nag-anyo sa'yo mula sa sinupan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na mag-isang naglaglag ng mga langit, naglatag ng lupa. Sabi niya, may kasama raw eh. Sinong kasama ko? Rhetorical question, no? Sa Revised Standard Version, who was with me? O di walang kasama? Sa Malakias 2:10, hindi ba ikad ang ating ama? Kaya yung ikad isang-isa lang eh. Pag pinilit mo marami, di maraming ama. Ikad din ang ating Diyos na lumika sa atin. Ang Diyos mismo nagsabi sa Biblia, sinong kasama ko? Walang kasama. Mag-isa lang. Oh. Wala pong... Walang comparison. Who compares with God? Is anything like Him? Wala. Kaya mali yung definition ng Trinity. Co-equal, co-eternal. Wala. Walang gano'n. Ay, no? Oh, the Holy God said, who compares with me? Is anyone my equal? Pakipatay. Anyone my equal? Walang equal, no? Walang kapantay. Pati nagigibang mismo yung definition ng Trinity. Kaya nga yung nahanapan natin sa ng malino na talata eh. Meron ba mamabasa? Yung tatlo, magkakabantay. Hindi kailangan mabasa. Ay, hindi naman nagpapayag, no? Kasi yan, Diyos nagpapakilala. Ako lang, wala ng iba. Ang Diyos ay isa lang. Wala ng iba. O di ba linaw? Eh sa Quran, kul,
huwa Allahu ahad. Ulit na, kul huwa Allahu ahad. Alam na alam nila eh. Walam yakun lahu ahad. Walang kabisado nila. And there is nothing like unto him. Wala siyang kapareho. Hindi nagkakalayo. Yan Diyos mismo. Sino ang kabantay ko? Sino ang katulad ko? Wala. Para mag-iba mo to, magpapakita ka, ah, hindi, may kapantay siya. Hindi magkakontra yun. Ano pa? Hindi mo ba nalaman? Ito. Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon, ang walang hanggan Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa, hindi siya nanghihina o napapagod man walang makatatarok ng kanyang kaunawa. I-compare natin kay Jesus. Slide. Don't you know? Haven't you heard? The Lord is eternal. God, creator of the earth. He never gets weary or tired. His wisdom cannot be measured. Eh si Jesus, ganito ba? Slide. Eh napagod po eh. Napagod si Jesus Christ eh. Ayun o. Jesus sat down. And he was tired from traveling. Magtaki mo. Napagod ka ba sa biyahe? Sino ba nila? Sino ba yung mga riders dito? Di ba na? Kahit nga nakamotor, napapagod eh. Alam mo, di pareho lang kami ni Jesus napapagod. Ngayon, magpapaliwan, eh kasi tao siya Diyos. Iba kasi yung Jesus na Diyos. Iba yung Jesus na tao. Iikot doon na mapupunta yun yung mga palusot po ng tumutarihan. Oh, ano pa? Eh si Jesus na mo, natulog pa, hindi lang napagod, natulog. Hindi na lang. Eh sa Quran, di ba? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu. Wala nawm. Nakasin. Wala nawm. Ano yung wala nawm? Hindi natutulog. Hindi nahihidlip. Yan ang Diyos lamin. Eh si Jesus pala eh. Napagod na. Natulog pa. Hindi. Hindi mo naintindihan para siya. Yung pak, yung Diyos, yung taong Jesus, yung natulog. Pero yung Jesus na Diyos, gising yun. Tulog ka muna dyan, ha? Natulog on tayo niya, mga kababayan. Ha? Kita mo? Eh, yung karunungan ni Jesus, lumago si Jesus sa karunungan. So, di, kita mo, he grew in wisdom, in knowledge. Kailan lang siya natuto? Nakalaban ko si Thompson eh. Kalachid! Yung Jesus na tao, walang alam yun. Pero yung Jesus na Diyos, maraming alam. O di dalawa Jesus mo, isang engot, isang matalino, hindi pasensya na, mahal namin si Jesus eh. Kaya lang, ganun yung pinipresenta sa amin si Jesus eh. Ano ilang minutes dala, ha? 8 minutes. O. Tuloy, slide. Ako ang Panginoon. Tingnan mo. Walang iba. Yung ba naman mayroon paliwanag? Pag sinabi mo ba, Fernando, sa siyota mo, ikaw lang, walang iba. No, may iba pa pala. Walang iba, oh. Liban sa akin ay walang Diyos. Mayroon pa isa, sa 45, may Diyos ba liban sa akin? Ako'y walang nakikilalang iba. Tama? Isang tunay na Diyos para kay Jesus pagdating na. Dapat malinaw tinuro ng Jesus, pakinggan niyo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay tatlong persona. Itapos na ako ito. Wala eh. Ang sabi ni Jesus, to know you, the only true God. Sino yun? Yung tiningala niya. Munun alitinun teo. Ilahun hak sa Arabic. Tuloy. O, tao siyo. Tao na nagsasabi ng katotohanan na narinig ko sa Diyos. Kaya, Mr. Fernando, yung salitang Diyos tumutukoy lang sa isang persona.
O kung tatlo to, malaki problema. Ako'y tao, narinig yung katotohanan sa Diyos na may tatlong persona. O sandali. Kasi, sabi niya kasi, pag sinabi ang Diyos, tatlong persona eh. Ayun na, magkahiwalay sila. Sa Bible, magkahiwalay yung salitang Diyos at saka si Jesus. Tatandaan niyo yan. O, nagdasal pa siya. O, tingnan mo, paano yun? Kung ang tatlong Diyos, ang isang Diyos may tatlong persona, eh sino naman po si... Ang si Jesus nagdasal, saan? Sa tatlong persona? Akala ko makasama siya doon sa tatlong persona? Ah, hindi. Eh, palusot doon. Arasin. Yung nagdasal, yung Jesus na tao, nagdasal siya sa Jesus na Diyos. Tatlo sila roon, Ama, Anak, Espiritu. Magulo. Oo, magulo. Oo. Akit ako. May Diyos siya. Akit ako sa akin. Aking Diyos! At inyong Diyos. O, di. Mararamdaman mo ba yung Trinity dito? Walang Trinity talaga eh. Hindi ko na sa inipit ha. May salitang Trinity ba sa Bible? Wala yun. Hindi ko na sa inipit. Yung definition na lang din ako pumupunta eh. Sila yung magkakapantay ko, equal ko, substance. Ang isang Diyos ay may tatlong persona. Hindi ko pumaramdaman sa Biblia. Kumbaga sa luto. Adobo. Walang lasa! Sensya na, sumigaw ulit ako. Ito kasi nakikita ko eh. Sinamasama mo kasi yan. Nagpatira pa ako, nagsudyod oh. Oh, tapos nagdasal. Sa Diyos, ano ba to? Umaarte lang? Papalusod na naman tayo? Hindi nagdasal din yung tao. Tama. Ayan oh. Oh, nagdanalangin na may pagluha. Ang malakas na pagtangis at pagluha sa kapangyarihang magligtas sa kanya sa kamatayan at sa dininig ng Diyos. O, paano mo maramdaman dito, Trinity? Sila yung magkapantay. Wala pa Holy Spirit niya, hindi ko pa sinasama. Tuloy. O, sabi tinan nyo, ano yung ikat? Jesus, ano ba ikat? Tama ba sinabi ni Brother Fernando? Pag sinabi ikat, tatlo. Tingnan nyo. Tinanong siya, the great commandment. Tingnan nyo, brother, kung totoo ang Trinity. Totoo ang totoo. Yung oras, ha? Pabing sa akin, ha? 4 minutes. Kung totoo ang Trinity, dapat sinabi yan. Dapat sinabi ni Jesus dito, ang Trinity dapat paniwalaan nyo. Ang Diyos may tatlong persona. Pag wala, hindi kayo naniwala sa impyerno kayo. Tingnan sinabi ni Jesus Christ. What? Ha? Ah, sabi niya, oh. What is the most important commandment? Pinaka-importanting commandment. Ang sinabi ni Jesus, Shema Israel, Adonai. Sabi niya, Yahuwah, basa natin sa Tetragrammaton, natandaan yung mga Muslima, Yahuwah. Yahuwah. Oh, mas tama tayo, kasi tayo, mas malapit sa Hebrew. Pero hindi natin sinasabi yung pangalan ng Diyos. Anyway, ah, iba, Adonai, mga Elohim na ginawang Adonai, no? Yung Lord, Panginoon, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ano yun? Ha? The most important? You have only one Lord and God. Tingnan mo? Sa contemporary English version? Ano ibig sabihin nun? Sinabi sa kanya, tama ka, bro. Katotohanan ang sinabi mo na siya'y iisa at wala ng iba maliban sa kanya. Mahirap ba intindihin ito? Kung totoong meron kang pag-iisip na matino, pasisingit mo ba ito? Sabi niya, tama. Tama, kasi isa lang naman ang Diyos. Pero may tatlong persona. Walang tatlong persona dyan. Teka lang, bago ko matapos, dali, gigibay ko kanina, sabi niya, yung dalawang laman daw, yung babae at lalaki, hindi na dalawang laman, kundi isang laman. Sesemp lang ka dyan, Brother Fernando, pag in-example mo yan, tandaan mo. At tinutugid yun yung nature nila. O, sila'y dalawang tao, hindi na silang dalawang tao, kundi isang tao na lang. Eh, gagamitin mo sa Trinity, magkakaproblema ka. Lalabas, tatlo silang Diyos, hindi na sila tatlong Diyos, kundi isang Diyos na lang.
Hindi persona ang pinag-uusapan dun eh. Ikaw na nagsabi, kalikasan nila, nature nila eh. Eh kung nature ang pinag-uusapan, lalabas yung tatlo, ginawa mong isa. Ay, maling ano eh, maling aplikasyon eh. Mali. Eh, yung dalawa pala, hindi na dalawa, kundi isa. Di tumigil na kayo sa Trinity, kasi tatlo, hindi yung tatlo, kundi isa. Lumalabas pala, tatlong Diyos yun, naging isang Diyos na lang. Kaya out of bounds ang example mo. Tuloy. Oh. Eh, pati mga apostol, hindi alam yung Trinity. Bakit? Sabi sa Acts, ha? Tandaan nyo sa Acts, nasa langit na si Jesus Christ. Dapat malaman ng katiyakan ng buong sambayan Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Ano pong ginawa ng Diyos? Sino yung Diyos na gumawa sa Kanya? Na Lord, Kurios. Hindi pala siya Kurios nun. Sa definition ng Trinity, the Father is Lord, the Son is Lord, and the Holy Ghost is God, Lord. They are co-equal, magkakabantay silang Panginoon. Mali sa Biblia. Bakit? Si Jesus pala kamakailan lang naging Lord. At yung Lord, take note, sa Hebrew, sa Greek, Kurios, hindi po unique kay Jesus yun. Ginamit din yun sa ibang tao nang ibig sabihin, amo, boss. Hindi po unique yung Kurios. Sa Arabic, Amir. Ano yung Amir? Ginagamit sa tao rin. Ano yung Amir? Panginoon din yun eh, Lord. Pero pang tao lang yun. Oh, ayan, nakita nyo. Ayun, at sa mga nanonood live, yung mga nanonood sa bawat Facebook live, sa Debaters Convention, sa us, at sa Facebook page ni Brother Rashid, at kumusta po kayo ng lahat. Ang napakinggan nyo po ay ang unang tindig ni Brother Rashid. Okay. At bigyan natin si Brother Fernando ng limang tanong sa mga posting itinayo ng ating negative. Okay, Brother Fernando, ready ka na? Okay po. Kada sagot may 2 minutes yung allotted time. Okay, yung sagot ni Brother. Okay, first question bro. Okay, first question. Okay, Karashid, tungkol po ito sa salitang Trinity na sabi ninyo, walang mababasa sa Biblia. Ang tanong ko po, kapag ho ba hindi mababasa yung isang salita, ibig bang sabihin ito, hindi na ito totoo? Ganito ho, kung mapapansin po ninyo, pinaliwanag ko kanina, hindi na kita inipit sa salitang Trinity. Ang sinasabi ko yung definition ng Trinity. Sabi mo kasi, binasa mo noon, yung isang Diyos may tatlong persona, yun ang hindi mapabasa. Hindi ba siya totoo? Oo, kasi akida to eh. Pag sinabing akida, doktrina patungkol sa Diyos. So yun po masasabi ko. Dapat, kung doktrina to, fundamental teaching about God, dapat mababasa kasi turo yun eh. Ang Diyos, ilan ang Diyos namin? Sabi sa Quran, ilaw kong ilaw nuwari, isa lang. O di dapat mababasang malinaw. Yun po, kasi yung definition ng Trinity, sabi ko siya ulit, hindi na kita inipit sa salitang Trinity. Doon kita ngayon, kinu-question sa definition ng Trinity na yung isang Diyos may tatlong magkakapantay na persona. Yun po ang sagot ko. Okay, thank you po. Second question, bro. Yes, sir. Okay, follow-up ko lang, ipapalag ko lang po. Kasi hindi nyo ko inipit doon, parang tama po ba kapag hindi ko nabasa, halimbawa inipit ninyo po, kung hindi ko mabasa, ibig sabihin, ay hindi na totoo. At kung nabasa ko halimbawa naman, ibig bang sabihin nun eh, mali na ang Islam. Nalambingin na kita. Alam ko yung tono ng tanong mo eh. Si Ronald Ubidos yung naririnig ko sa'yo. Kasi babalik mo sa akin yung salitang tawhid. Hindi naman sa hindi natin topic yung tawhid. Okay? Magkagin pa man, yung tawhid, yes, nandun pa rin ahad. Kung tanong, pero hindi yun ang topic natin. Itong tagot ko ulit. Ha? Yung definition ng Trinity, ayon sa sinabi mo, wala sa Biblia. Yung kaulugan ng Trinity, dinipain mo, na may tatlong person na ang isang Diyos, at itong tatlong ito, co-equal, co-substance, magkakapantay,
wala yun sa Biblia. Kung wala sa Biblia, dapat itapon yun. Hindi dapat paniwalaan ng tao. Okay. Third question? Pangatlo. Okay po. So, ipapaloob ko lang po, no? Kasi mahalaga po sa akin to, no? Parang ganito, tama ba na kapag hindi ko nabasa yung salitang Trinity sa Bible, ibig bang sabihin nun mali kami sa salitang Trinity lang? Ito sagot ko ulit. Hindi, ito sagot ko eh. Ulitin ko, hindi kita iniipit sa Trinity. Iniipit kita sa definition ng Trinity na yung isang Diyos may tatlong persona. At palagay ko, with all due respect, hindi mo nababasa sa Biblia na ang Diyos ay may tatlong magkakapantay na persona. Doon kita iniipit. At sa palagay ko, hindi mo napapatunayan sa mga libo-libong nanonood sa akin. Okay, next question. Word question. Iwanan ko lang po yan. Tama ho ba? Sabi nyo kasi kanina, yung salitang ikan, hindi siya tumutukoy sa, wala siyang dual meaning, parang gano'n, no? Ay, hindi ko po sinabing walang dual meaning. Hindi, parang gano'n. So, ibig sabihin, ilukumpirma po ninyo na talagang may dual meaning ang salitang ikan. Hindi, ganito. Pinaliwanan ko kanina eh. Yung ikan, tapos yun ba? Raise na, pasensya na. Okay na po. Yung ikan, sa salitang Arabic, ahad. Sa Tagalog, isa. Sa English, one. Ngayon, yung salitang ika-isa, ahad, talagang isang-isa lang yun, higit sa lahat, kapag tinutukoy sa Diyos. Okay? Tatanda mo yan. Ngayon, pwede ba siyang may ibang meaning? May ibang meaning, pero hindi nangahulugan sa bilang. Halimbawa, yung salitang isa, tayong lahat ay nagkakaisa. Isa layunin. Kapatid na Kamacho, ang dapat magpaliwanag ng ikad, mga Hebrew, mga Hudyo, tumatawa sila sa inyo eh. Hindi nila, hindi kayo pagkaunawa nila. At sila malapit sa amin na yung ikad. At ang challenge ko sa iyo, kaya binasa ko sa iyo yung malakas dun si, pag tumukoy sa Diyos, talagang isang isa lang. Yun po ang sabi ko. Okay, thank you. Last question? Last? Okay, doon po sa Malakias 2G's, yun ho bang pinag-uusapan doon ay kalikasan o persona? Ba? Patungko sa Diyos yun eh. Oh, patungko sa Diyos eh. Yung isang Diyos sa isang persona na. Yung persona na yun, isa lang. At yun ay Diyos. Yung Diyos, isang persona na. Hindi tatlong persona. Malinaw nun eh. Hindi ba iisa, ikad ang ating Ama? Ikad ang ating Diyos. O di, literal talaga, isa. Di ba yun ang masasabi ko doon? Salamat po. Okay. Salamat. Salamat, Brother Fernando. Salamat, Brother Shibs. At yan, napakinggan nyo at natunghayan nyo ang cross-examination sa mga tinindig na panggiba doon sa affirmative. Ngayon, bibigyan natin ng ikalawang, ito yung ikalawang stage, ano? Ito yung rebuttal. Ayan. So, rebuttal natin ay 15 minutes. At pagkatapos din ito ay may samunungan ulit na lima. No? So, bibigyan natin sa pangalawang tayo ni Brother Fernando, timer, 15 minutes, starts now. Okay, thank you po. So, ako po ay masaya sapagkat magiliw ano, yung ating pong ustad, ano, ang ating imam sa pakikipag-usap po sa inyong mga maliit na lingkod. Kanina ho sa presentation ng Arasi, yung salitang ika, tiyak na tiyak po siya na solidong isa. Pero nung ating ikinros examen, parang medyo nag-ano, lumewa. Ano? Medyo lumabdang. Ano? So, hindi na niya na na-fix yung una niya stamp na ito ay solidong isa. Bakit? Kasi sa Biblia, talagang mayroon siyang dual meaning, mga kapatid. No? At hindi totoo na naka-fix yan sa solidong isa. Oh, kagaya nga, nung binasa po natin doon sa mag-asawa, eh talagang bang dalawa yung persona po na yun. Iba yung lalaki, iba yung babae.
Pero sa kalikasan, nagkakasundo kami ng isa ng kalikasan nila. Ano ba yung kalikasan nila? Yung pagiging laman. Ano ba yung laman? Yung pagiging tao. So sa ating Panginoon, isa ng kalikasan nila, ano yun? Yung pagiging Diyos. Pero pagdating sa persona, sa individuality, tatlo sila parang yung mag-asawa. Kaya hindi ito gagawa pag ipapatter natin sa ating Panginoong Diyos. Hmm. No? Ngayon, isa pa, meron pang mga talata yan. Eh, no? Ay sir, baka makalimutan po ninyo pag 2 minutes. Ha? Alalayan po ninyo ako. Ha? Okay. So, hindi lang yan. Ano? Halimbawa, bilang 13:23, sabi dyan, no? Pagdating nila sa kapatagan ng iskol, kumuha sila ng isang buwig na ano? Ng ubas. Ano yung salitang isa? Ekhadrin. Kaya hindi lagi tumutukoy sa sulidong isa. Isang buwig ang ibig sabihin nun. Mayroon pang binubog mga bahagi. Yun ang aming paninindigan ko yan. Kaya ho, hindi ho niya natibag yung ating pong itinayo, mga kapatid. Ngayon, doon sa salitang Trinity, napansin po ninyo, ilang beses po natin, binigyan ng chance ng pagkakataon para maging clear. Solido yung sagot, pero nakikita po ninyo. Blurred. Hindi nagbibigay ng talagang konkretong sagot kung ano ba talaga. Bakit? Kasi nga, sabi nga niya kanina, at dinig na dinig ko, verbatim po niya sinabi, walang mababasang Trinity sa Biblia. Kaya tinatanong natin kung mabasa ba natin. Ibig sabihin ba, mali Islam? Pag hindi nabasa, mali na SDA? Ipinunta po niya sa Tawid. Siya po nagpunta. Hindi ko nga alam. Pero kayo, gagamitin ko na. Katulad ng salitang ang Tawid, wala sa Quran. Pero yung Trinity, nasa Biblia ba? Nasa Biblia, mga kapatid. Tignan ninyo at mabasahin ko. Hindi lang siguro nabasa. Pero nasa Biblia. Ganito ang atin pong mababasa, mga kapatid. Ha? Ito po ay nasa Amplified Bible. Copyright ng 2015. Meron po dito Amplified na Bible. Ito po ay meron din ako niyan. 19. Ito po yung luma, 1997. Meron po siyang bago, yung 2015. Ganito sabi. Sa Revelation chapter 7 verse 10, ito po ay paraphrased Bible. Ano ho? And in a loud voice they cried out, saying, salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb. Our salvation is the Trinity, is to the gift, and to God, the Trinity. We owe our deliverance. May nabasa ba sa Biblia? Meron. Kahit para praising, meron. Tanong. Sapagkat siya na nagmula, yung salitang tawid. Yung salitang tawid, kahit pa sa para praising na pagkakasali ng Quran, meron. Wala. Kanino ngayon ako higit na maniniwala? Aba, kahit may paraphrasing yung Trinity, may mababasa. Pero sabi ni Karasid Karina, walang mababasa. Di paano na ngayon tututulan po yan, mga kapatid? Meron palang mababasa sa Biblia. Kaya ho, mga kapatid, kapag ka Trinity talaga pinag-usapan, hindi ito kayang iba. Ngayon, eto pa ho, meron pa ho mga binalangkaso sa atin. No, ho? Yung mga kay Tertullian. Actually, yung mga kapatid, wala akong pakialam, wala kami pakialam kina Tertullian. Bakit? Ano ba yung paksa? Patutunayan ko yung SDA Trinity Doctrine. Yan ang totoo. Hindi yung kay Tertullian. Kahit gumamit pa ng iba't ibang mga creed, hindi yun ang ating tututulan. Bakit? Mali-mali naman si Tertullian. Amen. Kaya yung sinasabi ko kanina, maraming nag-aaral, hindi nila naintindihan yung Santang Trinity. Yung doktrina ng Trinity. Kaya doon sa aklat, hindi nila maunawaan. Totoo yun. Sino nakaunawa? Yung bayan ng Diyos. 13:11 ng Mateo. Pansinin po ninyo. Sumagot siya, sinabi sa kanila, sapagkat sa inyo pinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kanilang langit, ngunit hindi pinagkaloob sa kanila. Kaya yung pinagkaloob, sa bayan ng Diyos. Kaya kung minsan maraming tao nag-aaral ng Trinity, mali ang unawa sa Trinity. Kaya nga yung aking tinitindigan, SDA Trinity Doctrines. Diyan po ninyo ang pasukin. No? Kaya yung nakita ko sayang yung presentation. Ano ho? Ngayon,
Ano pa? Kanina ho ay napuna po niya ay bakit daw buti pa na tayo gumagamit ang reference. Kasi nga mayroon kaming magandang napag-usapan. Ano po napag-usapan po namin? Na maiba naman yung aming pag-aaral, hindi naman yung katulad na lang sa kanila. Kaya kumbaga, si Karasita ay tubig, ako naman yung nakasakay sa barko. Kaya kung saan umalon ang tubig, doon paruroon ang barko. Ha? Yan naman yung style natin ngayon. Okay, thank you. Kaya ako mga kapatid, nakita na yun, marami na tayong referensya. Bakit? Kasi doon tayo inaanod eh. Susunod tayo, ano mga kapatid, mga kaibigan. So hindi po niya nag-iba yung ating pong pinatunayan mga kapatid. Yung ibang Trinity, ang tawag po dyan, counterfeit na Trinity ng Biblia. Oh, ayan. Next. So, yung salitang kanina, yung lalangin natin, ang tao ay sa ating larawan, hindi niya po ito sinalubong. Ibig sabihin, nanatili tayong nakatindig. At wala siyang nag-iba, mga kapatid. Nagsikap, pero hindi niya nag-iba. Bakit? Eh, mismo sa Quran eh. Oh, merong ding mga kanatin eh. Na manlilikha si Allah eh. O, oh, eh tutulan sa atin kung hindi po totoo yan. Oh, sa kanilang pananampalataya, meron ding kalatin. O, oh, meron ding kawi. O, oh, puro-puro ang mga creator yan, mga kapatid, ha? O, oh, ngayon, eto pa. Oh, eh, si Cristo, eh, nanalangin, parang gano'n, no? Eh, totoo yun, hindi naman natin tinatanggi yun. At tama rin yung conclusion ng kapatid na Rashid, kasi nga, ang ating Panginoon sa Kristo, nagkatawang tao. Ano? Sa kanyang pagkakatawang tao, Pilipos 2, nagpakababa siya sa kanyang sarili. At nagmasunurin sa Diyos. Kaya talagang yung kanyang pagiging tao, mananalangin yun sa Diyos. Kanino po siya nananalangin? Sa kanyang sarili bilang Diyos? Hindi. Sa Ama. Kasi yung Ama ang nagsugo sa kanya. O. Oh. Diyan po ninyo mga kapatid makikita kapag ka yung pag-aaral ng Biblia eh systematic. Ano ho? Oh. Then ano pa? Yung Malakias 2:10. Basahin nga natin mga kapatid yung Malakias 2:10. Ha? Oh? Tingnan po ninyo. Saan yung aking Bible? Kaya tinatanong ko kung pinag-usapan ba dito kalikasan o tawag dito? Person. Oh. Dito po, hindi po kalikasan pinag-uusapan, mga kapatid, kundi pagiging person. Kasi ang ginamit po sa Hebrew, no, yung isang Diyos ay El-Ekad. El, singular, El-Ekad. Tumutukoy po yan. No? Sa persona, ilan ba ang persona? Isa. Yung persona nagsasalita dito. No? Kaya hindi po ito makakagiba sa aming paninindigan, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Kaya, yeah. Oh, at totoo naman yun eh. Wala naman talagang Diyos, ibang Diyos na kinikilala ang Ama, maging ang Panginoon sa Kristo. Di po ba? Yun naman yung Ama talaga sa langit. Isa lang yun. Oh, so, hindi po siya nakagiba, no? Sa aming pong paninindigan. Okay? So, next. Doon sa yung ginamit po niya, no? Dito sa Isaiah 44:24. Oh, pansinin ninyo pagkakagamit mga kapatid, ha? Ito ang sabi ni Yahweh, ang iyong manunubos na humubog sa iyo mula sa sinapupunan, ako si Yahweh, naggumawa ng lahat ng bagay, ako lamang ang naglaglag ng langit, oh, ang mag-isang naglatag ng langit. Interesting po ito kanina, di ba? Ano sabi ko? Si Kristo yung aktibo, manlalalang. Oh? Siya yung kumbaga sa alika, gawa nga ako tayo ng bangko, pero ako yung actual na pumupok po. Pinaliwanag ko na yung kanini. Oh, kaya hindi pa rin niya nakagiba. Bumampi pa nga sa amin. Di ba? Yan. So maliwanag yan mga kapatid. Ano? Ang ating pong Panginoon sa Kristo, siya talaga mag-isa yung aktibong gumawa. Kaya kasabi doon, no? Sa Isaiah 48, tingnan po ninyo, ha? Doon sa manlilikha. Isaiah 48, talatay 12. Sabi po ganito, inyong dinggin ako at Israel na tinawag ko. Ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. Oo, ang aking kamay, ang siyang naglagay ng patibayan ng lupa. Ang aking kanan, ang siyang naglagay ng langit. Pagka ako tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Sino nagsasabi? Yung malilika, yung aktibong gumawa.
Eh, ano sabi ngayon ng aktibong gumawa? Yung actual na nagkukumpuni. Ano sabi? Tuloy sa talata 16. Kayo'y magsilapit sa akin. Ang mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon nangyari ito, nandoon nga ako. At ngayon, sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu. Sino po yung aktwal na naglalalaw na mag-isa? Yung isinugo ng Diyos at ng Espiritu. Ilan ngayon yan? Tatlo. Nagsugo, yung isinugo, at yung isa pang nagsugo. Di ba? Sino po yan? Yung Ama, yung Anak at ang Holy Spirit. Kaya hindi po nakagiba yung presentation ng negative side. Bagpos nakatulong pa ito sa akin pong pagtitindi, sa akin pagtatayo. Ano? Marahil hindi ko maubos yung mga talata na kanyang binigay, pero hindi po ito tumututol sa amin pong pananayuan bilang mga Adventist. 2 minutes, thank you. Then, ito pa ho mga kapatid, ano? Sabi po, sinasakop po raw po lahat ng paniniwala ng Trinity. No! Kaya ka sa topic, napaka-specific eh. Ang ititindi ko lang is Deity Trinity Doctrine. No more, no less. Yan lang yung aking ititindi. Kaya wala akong pakialam doon sa iba pang mga credo. Kay Athanasian, ha? Kay Tertullian, hindi yan ang aming paniniwala. Kaya nga si Mrs. White eh, isang Methodist, dating Trinitarian. Oh, naging anti-Trinitarian. Bakit? Yun ang paniniwala nila nung araw, yung maling Trinity. Oh, then, dumating ang panahon na unawaan ng ating mga pundador, ng ating mga matatanda sa iglesia. Dumating ang panahon, nag-Trinitarian uli si Miss White. Oh, aling Trinity na yan? Yan na yung konsepto ng itinuturo sa Biblia na kanilang natuklasan. Oh, sa banal na kasulatan at sa pangitain na ipinagkaloob sa kanya. Oh, ngayon, nakatindig pa ba ang aking posisyon? Yes, mga kapatid. At hindi po nakatibag ang kapatid na Rashid. Kahit na isa, wala siyang natibag. Oh, ngayon, bilang pag-iiwan, ulit mga kapatid, natutulan ang kapatid na Rashid, yung salitang ikad ay talagang tumutukoy sa solidong isa't wala ng iba. Oh, di ba inyo yung mga talatang binanggit ko? Ano? Ha? Yung salitang Trinity na nabasa ko, nasabi niya yung walang mababasa sa Biblia. Nabasa natin kahit man lang sa paraphrasing Bible, meron! Patunayan naman niya. Oh, baka sa paraphrasing nila, meron unting tawi na mababasa. Ngayon, tutulad din niya na mali yung binasa kong paraphrasing Bible. Ano? Tutulang po ng ating kapatid. Ano? Yan. So, dito mga kapatid, ano? Ako'y nagpapasalamat sapagkat ay na. Okay, salamat. Ayun, time. At napakinggan nyo ang rebuttal argument ni Brother Fernando sa kanilang topic na tinatayuan. Topic nila, Trinity. Sa mga bagong pasok sa live, topic nila ay Trinity. Ang Batista na rinig nyo ay si Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Okay, at bibigyan natin ng 5 tanong okay bilang cross-examination sa mga tinayong argumento ni Brother Fernando. Timer, 5 minuto? Ah, hindi. 5 tanong. Unang tanong, bro. Okay. Okay na? Kanina may binasa ako galing sa libro nyo. Sabi sa libro nyo, ito. Yung Trinity has not been revealed to man and is beyond the comprehension. Tapos sinasabi nyo ngayon may Trinity. Tutol ka ba sa libro nyo o hindi? Hindi po. Ah, okay. Salamat. Sabi po ng aming akla, sabi ni Mrs. Swan, time and place must be considered. Okay. Ito yung sinasabi ko kanina. May time na sila Miss White hindi naniwala sa Trinity and then nag-evolve. Sandali, Trinity. Ito. Hindi po si Ellen White eh. Hindi nga, hindi ito ngayon eh. Kasi yung pong bagay ko. Wala na si Ellen White dito. Yung pong pinabasa. Ito po yung score lang. Ito po ba ako pati. Sumasagot pa ako. Hindi ako. Hindi si Ellen White. Meron akong 2 minutes. Yung libro po niyo. Meron akong 2 minutes. Si Jameson. Sabi ni Jameson,
Walang Trinity. Ah, excuse me, Mr. It is beyond. Ito, please. It is has not been revealed. Parang naman tayo Tagalog eh. Wait lang. Hindi na ipahayag sa tao. Tutang ka ba rito o hindi? Hindi si Ellen G. White ang tanong. Okay. Pero sige, tumagot ka. Ito yung tanong, Aram. Yung tanong daw niya, tinututulan mo daw ba ito? Nauna na po yung sagot ko, hindi. Sabi ko kanina. Then meron akong 2 minutes. Ayan, ano? Sa 2 minutes ko na yan, hindi namin niya tinututunan. Kasi nga, sabi nga ni Ms. White, time and place must be considered. Sa kasaysayan po ng Adventism, totoong naitala po yan dahil kulang pa yung liwanag na kanilang nakita. Ang tawag namin dyan, transition. Ano? Kaya dumating ang panahon. No? Sa mga panahong ito, na kumpleto yung doktrina, ang paniniwala na namin ngayon, iba na riyan sa lumang edisyon. No? Kaya hindi yan nakatibag sa aming paninindigan. Tumutulong pa nga. Ibig mo sabihin, nagbabago ang doktrina nyo, parang Katoliko rin. Tuluma na. Itong librong ito, wala na si Ellen G. White dito eh. Ellen G. White kanya, Ellen G. White eh. Scholar ito. Wait lang, Brother Rashid. Itong question. Itong, ang tanong ko, itong libro ng SDA, ibig mo sabihin, binago nyo na to? Yes, sir! Binago na. Yes, sir. May 2 minutes. Yes, sir. Binago na po ang stand niya. Kasi nga, time and place must be considered. May time na kulang pa sila sa liwanag. Then sa patuloy na pag-aaral, transition, muli nilang nakita, ito na pala ang tunay na aral ng Trinity. Kaya nag-iibon po ang doktrina sa amin. Oh? So, kaya binabasa po, old edition po yan, hindi na po siya updated. Okay, next question. Next question. Pangalo. Pangatlo na po. Okay, clarification lang yung minsan. Sige po, okay. Clarification lang yung kanina. Okay lang po. Umikot ka sa salitang ikad sa Hebrew. Oh, yung bang ito, ah, be honest sa mga tao, doon ba sa salitang ikad may tatlong persona doon o wala? Mm-hmm. Yung salitang ikad, wala kang mababasa tatlong persona. Wala. Okay? Ang pinatutunayan natin sa salitang ikad, dual meaning. Salamat. Oh, hindi natin pinatutunayan pag nabasa mo ikad, 3 persona agad. Kundi dual meaning. Yun ang tibagin ng kapatid. Ngayon, ang topic natin, Trinity. Ang topic natin, Trinity. Sinasabi mo, hindi ko nag-iba. Wala ba ng tatlong persona sa ikad? Eh bakit ikad ka ng ikad? Sagot. Wala ba ng tatlong persona rito eh? Eh, topic natin eh. Ang isang Diyos may tatlong persona. Sabi mo, ikad, walang tatlong persona. Eh bakit halos mo, ubus yung oras mo? Ikad ka ng ikad. Wala pa lang tatlong persona. Okay, ito sagot. Ito sagot. Inilalabas natin yung salitang ikad dahil doon sa Shema. Yeah. Okay. Na mayroong dual meaning. Sabi niya yun daw, topic mali. Ang topic, patutunayan po na ang Trinity doctrine ayon sa Biblia. Yung salitang ikad, naka-insert lang doon bilang pagpapatunay na mayroong higit sa isang person. Ulitin mo tanong. Sige, pangapat na to. Itong tanong, para malaman ng ating mga kababayan, doon ba binasa mo ikad? Nakalagay ba doon ang isang Diyos may tatlong persona? Meron o wala? Sagot, pareho, wala nga nakatagal. Kasi nga, doon sa salitang ikad, hindi pinag-uusapan doon kung ilang persona. Ang pinag-uusapan doon, kaya ko ipinobroadcast sapagkat mayroong dual meaning. Diyan po ninyo ako gibain. Ano? Ang lima. Ano? Last question. Ano? Yung Bible. Be honest, kasi nag-aaral kayo ng Greek. Yung pneuma sa Greek, spirit, sa Hebrew, ruach, sa Arabic, ruach. Sabi mo may Trinity dito, babasa ako sa King James, paborito ng, and cried with a loud voice, saying salvation to our God, which seated upon the throne, and the Lamb. Dalawa lang ito eh. Yung God, at saka yung Cordero. Meron bang yoma rito? Na Greek o wala? Yoma, okay. Holy Spirit.
Yes, yes, meron. Asa ang Trinity dyan? Sa Greek. Ito sagot. Ito sagot. Oh, meron. May Trinity. Yan din yung Greek. Ah, Mr. Modern. Okay. Ito tanong ko lang. May Trinity pa ito sa Greek o wala? Okay. Ito po. Meron po, conceptualized, ang binasa ko, Amplified Bible, ang ibig, sinagot ko na. May objection. Ano yung objection? Ang objection mo po, dito sa Greek, hindi po sa paraphrase. Sa Greek po ang tinatanong ko, may Trinity po ba sa Greek, lalo na yung Neuma, sabi, tatlo raw yun eh. Okay. Eh, dalawa lang to, Diyos at saka Cordero, walang Neuma, walang Spirit. Okay, but... Ano? Mayroon bang Greek? Meron bang Trinity sa Greek? O wala? Yun ang tanong ko. Meron daw ba wala? Sagot. Oh. Walang mababasa ng verbatim sa Greek. Salamat. Pero, naka-insert sa salitang God. Salamat. Kasi nga, yung binasa ko, paraphrasing. Ano ba tungkulin ng paraphrasing? The goal of the translation esteemed was to enhance the appeal of Amplified Bible by refreshing the English and refining the application of the relevance and clarity. Okay. Yeah, napakinggan niyo ang mga tanong at sagot. At dahil dyan, medyo mainit yung atmosphere. Magbe-break muna tayo. Tapos yung ating break. Lunch break. So, bibigay naman natin, medyo humupa na yung tension, ano? Musog na. So, sumaya lang doon sa live. Kami po ay nagbabalik muli sa us, sa Interested in Lasan sa Facebook page. Sa mga bagong pasok dyan sa live, ay matutunghayan nyo ang ikalawang tayo ni Ustad, ano? So, Brother Nash, Brother Russia, shoutout sa inyo, no? At, ayan, hanapan nyo daw si Brother Rashid ng kadibate, hanapan natin sa DevCon, no? Ng mga gustong lumaban sa kanya. Dato mga gustong lumaban sa kanya, ay, pinag-alala na ang Vintage Convention, ayan, Brother Rashid, ayan ang sabi niya sa akin, no? So, ganun din sa mga nanonood dyan sa live. Okay, at masarap yung pagkain. At ingin kayo, masarap yung pagkain. So, yung pagkain dito. At welcome yung mga iba't ibang religion dito sa kanilang masjid para makipag-discussion. No? Kung sino man yung naninindigan na tama yung reliyon nila at mali ang Islam, pumunta kayo dito. Mababayad sila at masarap ang pagkain. Ayan. So, pakinggan natin ang ikalawang tindig ni Brother Rashid Ustad. Okay. 15 minutes, starts now. Bismillahirrahmanirrahim. Kayo na pong bahalang humus dyan. Kasi sinasabi niya, wala daw akong naiiba. Una-una, wala naman siya naitatayo. Ako naniniwala, may nagigiba ako. Dami ang pak na nakapagbabasa ako ng mga talata na nagpapatunay na ang Diyos talaga, isang isa, at tumutukoy sa isang persona. Therefore, wala po talagang tatlong persona ng isang Diyos. With all due respect sa kausap ko, nagpapalusot po siya na nakapatunayan daw po niya ang Trinity. Kayo wala po, siya na mismo umamin, wala po siyang nababasa. Ito nagtataka ko. Palagay ko palusot lang aking kalaban niyo. Sapagkat dapat, sabi niya, patutunayan niya sa Biblia, wala po siyang nababasa na ang Diyos po ay may tatlong persona. Ba't ako nagtataka? Ito ba sikreto sa Biblia? Bakit hindi hayag ang sinabi ni Jesus Christ kung talagang importante ang Trinity? Sapagkat walang sikreto si Jesus eh. Biblically speaking, pakibasa mo nga. Ang Juan. 1:18-20. Sinagot siya ni Jesus, ako'y hayagang nagsasalita sa sanlibutan. Ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng lahat ng mga Hudyo at wala akong sinabi sa lihim. Oh, walang lihim, wala pa. I tell no secret in the world. Walang siyang sikreto eh. Ba't para bang sinisikreto niyo itong Trinity? At lumalabas pala sa kanya, kailan lang talaga nila naunawaan daw yung Trinity? Inamin niyo, binasa ko si libro niya eh.
Sabi ng libro nila, how the Father, Son, and Holy Spirit can be distinguished personally and yet be completely one has not been revealed to man. Hindi nga ipahayag sa tao eh. Ang sabi niya, bulok na yung libro na yan. Kasi sabi ni Ellen G. White, sandali, matagal nang wala si Ellen G. White eh. Libro talaga ninyo to eh. Pinag-aaralan to. Ito yung textbook sa bukid noon for your information. Malibali bukid noon. Sa balista po nang nakuha ko to. Textbook nila to eh. Ibig sabihin, mabali yung mga nagsiga-aaral doon. Bulok na yung kanilang pinag-aaralan. Aba, nakapagtataka pala yung kanilang doktrina. Nababago. Hindi pala maintindihan dati. Ngayon lang nila naintindihan. Kasi sabi nito, hindi naintindihan ng Trinity. At hindi rin na-reveal sa tao na matakin mo. At walang example. Yung ngayon, patingin ko, mabangungot ng ating kalaban ngayon eh. Lumalabas, napupunta sa dilema. Bulok na yung libro kasi nagbago ng doktrina namin. Sandali, ilang tayong Seventh-day Adventist ang naniniwala doon? Ang alam yun. Nagbabago pala ang doktrina nila, hindi ko alam yun. Katulad yung sinabi nung ano, lahat ng yung mga libro ni Ellen G. White, bulok na rin. Commentary. Ayun, yung palagay ko, baka pag makapuntos lang kay Karasin, magpapalusot po na napupunta sa dilema. Okay? Ngayon, pakibasa mo nga, anong sabi ng Biblia sa ginagawa nila? Sabi niya kasi, okay ba hindi nabasa? Umupunta siya sa, ako sabi ko sa kanya, kay Trinity man yan, kay definition, lalo na sa definition, doon ako pupunta sa definition eh. Ginigit niya yung salitang Trinity. Yung definition ng Trinity na tinayo niya, wala po sa Biblia. Wala po siyang nababasa. Okay ba hindi nababasa? Hindi na totoo? Sandali lang, may ano ba patakaran ng Biblia niyo? Pakibasa. Sa una mga taga Corinto 4:6. Paborito mo to eh. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit kong halimbawa sa ating sarili at kay Apollos para sa inyo. Minutes of four. Upang sa pamamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat. O, di lumalagpas na nakasulat. Wala siya napapatunayan eh. Sinusobrahan mo eh. Huwag ihigit sa bagay na nakasulat. Nakasulat ba yung Trinity? Yung meaning niya? Amin yung namin niya? Hindi! Sabi niya, hindi porket na hindi nakasulat, ay hindi totoo. Ah, sandali. Labag ka sa Biblia kay Pablo. Huwag ihigit sa bagay na nakasulat. Tuloy. Oh, ngayon, tutuloy ko to kasi naputol eh. Oh, ayun oh, malinaw, pakiising nga. Sige ba? Tapos na ako dito. Slide. Kasi nag slide? Wala. Kumakain pa. Oh, tuloy pa. Oh. Oh, sinabi ni Jesus Christ, oh, tama ka, guro. Oh, may lumapit sa kanya. Ito, di ba? Alinaw nito eh. Alam mo, hirap ang mga Kristiyano magpaliwanag dito eh. Mabuting guro. Paano ako magmamana ng buhay na walang hanggan? Maniwala ka sa Trinity. Hindi ko ganyan sabi niya eh. Ano sabi niya? Tumanggi muna siyang sa Andiyos eh. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi isa lang, iisa, ang at walang iba. Sa kanya, ayun o. Tama ka, guro. So, tuloy. Oh. Pati po apostol, hindi naniniwala. Tinan niyo ha, sa Acts, si Jesus Christ nasa langit na. Binabasa ko itong talata to. Sinasabi niya, hindi ko nakikip. Paano hindi nagigip ang Trinity? Tingnan mo nga. The God of Abraham, Isaac, Jacob, and our ancestor worship has brought honor to his servant, Jesus. His servant pala, slave, alipit pala si Jesus eh. Kahit nasa langit na eh. Hindi sila magkapantay. Paano yun? Baka hindi ka na pwede magpalusot kasi tao siya dyan eh. Nasa langit na siya. Kahit sa 4 ng Acts, nung nanalangin yung mga apostol, Diyos na makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa, binanggit si David, ang iyong aliping si David, at ang iyong aliping si Jesu Cristo, na yung pinahiran. Alipin pa rin si Jesus eh, wala po yung magkapantay, nasa langit na yon. Hindi ka pwede magpalusot kasi nagkain tao, kasi nagkatawang tao. Kaya, I mean, nagigiba ako talaga. Kasi yung definition ng ginigiba ako, sabi mo, equal ito eh. Oh, tuloy. Sige pa, pakinggan mo. Walang alam sa Trinity. Tingnan mo kay Pablo, ha?
Malino kay Pablo. We have only one God. Sino yun? The Father! Kung totoo ang Trinity, dapat sinabi ni Pablo, impenis kay Pablo, sa ganang ating may isang Diyos lamang, ang Ama, Anak, Espiritu Santo, dapat ganun na sinabi. Hindi! Or antwas, sa ganang ating may isang Diyos lamang, ang Ama! Di wala yung dalawang persona. Kita mo? Wala o. Oh, wala din. Hindi mo talaga manamdam yung Trinity. Sir, napatunayan ko, nagbasa ng Ekad. Nagbasa ng Genesis 1:26. Hindi ko rin nag-iba. Hindi pa ako tapos eh. Hindi ka pa pala pamilya sa commentary ng NIV. Gumagamit ng sabi ng NIV at sabi pa rin ng ibang referensya, yung po'y majestic plural, also called the royal plural, is used of plural words such as pronoun we or us. Hindi tumutukoy sa marami yun eh. Plural we. Parang katulad natin. Siyempre, pag tinanong ko si brother, may matanda sa akin, kamusta na po kayo? Eh bakit kayo? Isa lang naman siya. Paggalang yun eh. Ilang tulad pa sa amin. Sa Quran daw, mayroon din, no? Na ano, kaya marami din. Mali! Sino nagsabi sa iyo niyan? Huwag mo kami turuan ng aming, ng Arabic. Naintindihan ng lahat ng Muslim, pati ng mga Arabic Muslim. Oh, sa NIP, commentary yan, alam mo yung royal way. Hindi po marami doon. At saka saan ka naman nakakita, pag sinabi ikad, marami na. Tatlo lang. Elohim tatlo. Mali! Ang Elohim, gods. Natandaan mo yan. Kung tutusin, maraming Diyos yun, hindi persona. Diyan ka nagkakamali. Yun ay plural. Pero naintindihan ng Hebrew yun. Hindi maraming Diyos yun. Kayo nagkakamali. Pinapaliwanag niyo yung lingwahe, hindi naman sa inyo. Ano? Ayun mo, paano mong kikibain yan? Paano panasot ang gagawin mo dyan? Tuloy. Oras, oras. 5 minutes. Oh, ito pa, ito masaklap. In fairness kay Pablo, talagang walang Trinity si Pablo. Bakit? Tinan mo hierarchy, oh. Wala na si Jesus sa lupa. Tinan mo. But I want you to understand that Christ is supreme over the man. Si Kristo, mas supreme, mas mataas sa lalaki. The husband is supreme over his wife. Mas mataas kami sa inyo, mga girls. Ano ba? And God, paano to? And God is supreme over Christ. Asan ang Trinity dyan? Asan? Supreme nga eh! Supremo! Tapos sinasabi mo, wala nang iba si Rashid. Ano yun ang Trinity ba yan? Wala ka pala, kasi tao, wala na si Jesus dyan, si Pablo nagsasalita, wala na si Jesus sa lupa, si Pablo nagsasalita, at kahit nasa langit na kuno, sinasabi nyo, siya'y nakaupo sa kanan ng Diyos, ano si Kristo? Si ano ang Diyos sa kanya? Yung Diyos, supreme, kay Jesus Christ. Ito pa masaklap, araw ng paghukom. Ano? Equal ba sila? Tuloy. Asa? Oras. Araw ng paghukom. Ayon kay Pablo, susuko si Jesus eh. Kita mo, sa lupa, alipin siya ng Diyos. Hindi siya Diyos. Parusot? Tao, kasi tao. Nasa langit, Diyos pa rin supreme sa kanya. Alipin siya. Sabi ng mga apostol, alipin siya. Oh, asan ang equal doon? Eto masaklap. Paghukom na, susuko si Jesus eh. But when all things have been placed under Christ, then He Himself will place Himself under God. Susuko upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Paano equal sila? Kaya pala, hindi talaga naintindi. Kahit ang magandang kapatid, maging honest po tayo. Inamin mo na, hindi mo mababasa yung definition ng Trinity sa Bible. Kasi nga, wala daw sa pakit. Hindi ko naman tertulay ng pinapi ko, binanggit ko ng pansamantala kasi galing sa kanilang salitang Trinity. Nag-develop, inamin po ng mga scholar
ngayong Trinity na yun, ayun o, 400 years na define. Kita mo ha, marunong sila ng Greek, hindi pa nila ma-define. Pero 400 years, tsaka pa lang na-define, ha, sa pamamagitan ng mga church father, yung tatlong Kapodosian brother, nag-invento sila ng Homosius, yung Holy Spirit, kapantay rin ng Diyos. Yun ang hindi mo kayang tutulan. Ngayon pala, sabi ng libro nyo, walang Trinity. Sabi mo, bulok na kasi yan. Di ba ako ng Trinity nyo? Namun dilema mo? Bulok na kasi yan. Hindi na kayo ng paniniwala namin. Sandali, kailan kayo naniwala sa Trinity? 1990? Year 2000? Ah, patay ka ngayon. Ah, dilema ka ngayon. Oh, ha? Ano pa? Ayun, susuko. Sige, panguli. Ano na? Tuloy. Ah, sandali. Gumamit siya ng Amplified. May Trinity Road doon. Sandali, kala ko ba wala kang pakialam sa mga Trinity na ibang Kristiyano. Ang Amplified po, ginawa ng Sonderband. Ang mga Sonderband po, Evangelicals, kalaban niya yun. Yung paniniwala nila, si Jesus Christ, yung Diyos, namatay. Namatay yung Diyos eh. Asa may liplo mo isa? Paniniwala ng Sonderband to, hindi naman ganito paniniwala ng Seventh-day Adventist eh. Kaya napupunta na naman sa dilema to. Sabi dito, hindi daw pwedeng mamatay si Jesus na Diyos. Ang namatay yung Diyos sa tao. E sabi dito, sa Sonderband, sa Amplified Bible, ang namatay yung Diyos. Pero may contradiction dyan, sabi ni Ellen G. White, yung dugo ng Diyos ang tumubos. May dugo pa lang Diyos, nakita mo? Ganang kagulo. Uli! Panguli! Hindi ako naniniwala sa Biblia. Pag hindi ako naniwala sa Trinity, sa impyerno ako. Manabla sa Quran! Basa! Dali! Sa Quran! Ito sabi ni Jesus kanino, walang Diyos kundi si Allah. Tuloy, tuloy, sa Quran, tuloy, tuloy, tuloy. Oh, wala. Huwag mong basahin yung Amplified. Maging totoo ka sa sarili mo. Sa Greek, walang numeron, walang Trinity sa Greek. Tuloy, tuloy. Oh, sa Quran, ano sabi? Nagkakasala ka ng pamumusong sa mga nagsasabing Trinity. Tumigil na kayo. Pag hindi kayo tumigil, we grievous penalty. Tagalogin mo, Tagalog. Plus, yan. Kung hindi sila magsisitigil, saan? Sa Trinity? Kanilang sinasabi, talagang dadapuan nga ang mga tumangging sumampalataya ng isang napakasaklap na pagdurusa. Allahumma shahad. Allahumma shahad. Paano, mga kababayan, kung sinasabi ng Quran, totoo? Pag naniwala, pag di ka tumigil sa Trinity mo, masaklap na parusa, dananasan mo. Ikaw mang tayo may paniniwala ng ganyan. Sa Bible, hindi po totoo na pag hindi ako naniwala sa Trinity, impyerno ako. Maraming salamat po. Okay. Yan, at medyo bumabalik yung tension. Okay, napakinggan nyo at natunghayan nyo ang rebuttal ni Brother Rashid. At bigyan natin ng time si Brother Fernando to cross-exam ang mga nilatag na poste ni Brother Rashid. Okay, 5 question bro. Okay po. Okay. So, ang first question ko po tungkol sa Elohim. Opo. Base sa Hebrew grammar, kailan po nagiging singular ang Elohim at kailan naman ito nagiging plural? Alam nyo, binasa ko lang to. Ang babasahin ko po rito, ang nagpapaliwanag po dito, yung regarding sa NIV commentary. The majestic plural is also found in one of God's most common names in the Old Testament, Elohim. Kristiyano po ang sumulat nito. Hindi ako. Binabasa ko lang po. So, yung plurality ng Elohim, hindi po nahulugan, marami po sila. Kung meron kayo ibang interpretation, o di konta dito, hindi namin problema yun. Sabagat Kristiyano ang commentary ang binabasa po. Yun po masasabi ko. Ang Elohim, bagamat sa isang sense natin, plural, pero sa pagkakaunawan ng mga Hebrew, hindi po yung plural in person. Wala pong mababasang Hebrew word o Hebrew lang grammar na yung Elohim, maraming persona. Yung po masasabi ko.
Okay, second question. Imento lang yun ang pagan Trinitarian. Okay, next question po. Uulitin ko po. Kailan nagiging singular at kailan nagiging plural ang Elohim? Doon lamang po ako nagtatanong. Kailan ito naging singular, kailan nagiging plural? Ganun po. Ito po sa mga. Ang topic ko namin, Trinity. Ako binabanata niya sa grammar. Para ba siya nagpapakilala na magaling sa Greek Hebrew grammar? Hindi ka naman marunong sa Hebrew. Diba? Ang sagot ko, sinabot ko na ako kanina. Ang sagot ko po, yung Elohim, talagang yun po ay singular pa rin. Bagamat plural, yun po'y plural of majesty. Yan po sinasabi ng ano eh, ng Kristiyano eh. Hindi po ako nagsabi. Sinasagot ko po, sabi ko ng mga Christian scholar na iba, yung commentary ng NIV, meron akong NIV, gusto mong pakuha ko mamaya, kapal-kapal. Wallahi, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Pinukod, pinicturan ko lang. Ulitin ko, the majestic plural is also found in one of God's most common names in the Old Testament. The word itself is plural. The singular is Elohah. Ayan. Pag Ela, Eloha, singular. Pag Elohim, plural. Pero plural of majesty. Yan po sa loob. Maliwanag na, bro. Wala nang... okay na yan, okay na. Third question. Third question. Pakipatay na po yung 2 minutes ng pagsagot. Okay, next question po. Sundan ko po kayo sa majestic plural. Sa wikang Hebreo ba? Mayroon bang majestic plural? Meron po ba? O wala? Binasa ko lang po, Christian. Huwag akong tanungin mo. NIV commentary. Siya, sabi nila meron. Huwag akong ano mo. Binabasa ko, Christiano. Sila tanungin mo, bakit ganun ang sinabi ng NIV? Yun ang masasabi ko namin. Sabi kasi dito, yung Elohim po, sabi ulit ito, the majestic plural is also found in one of the God's most common names in the Old Testament, Elohim. The word itself is plural. The singular is Elohim. Kita mo, yet it is sometimes translated as God's. Kaya yung Elohim, kung magiging totoo ka, hindi plurality of person yun kung tutuksin. Paano to, Kristiyano to? Sila kalaban nyo, hindi kami. Kaya huwag mo na akong ipitin dyan, mabibigo ka lang. Tapos i-clip ka lang sa YouTube, parang sa tinasang kamay. Sa totoo, walang taas ng kamay. Sa biglang tumaas ng kamay. Go. Next question. Okay. Talagang sinasabi ako. Doon sa 1 Corinthians chapter 8, verse 6, ano ang literal translation o eksaktong literal translation dapat ng talatang ito? Ako, literal translation, sandali. Bakit mo ako tinatanong dyan? Pwede literal natin. Pakibasa mo nga. Oh, literal daw eh. Pakibukas mo nga yung Bible. Yung Corinthians. Okay, 2 minutes, di ba? 1 Corinthians. Chapter 8, verse 6. Dali. Yung may King James Greek, ha? KJV plus. Pakialala yun na. Okay na? 1 Corinthians. Akin naman. Kasi nakalagay. Pinu-question mo ba ibang Bible? Hindi namin. Okay, hindi ko problema yun. Ang nakalagay doon, for unto us, there is only one God, the Father. Mali ba yung binasa ko? Kung mali sa palingin mo translation, huwag ako sisihin mo. Ang sisihin mo, yung Bible. Hindi ako. Binasa ko lang eh. Bakit isingin mo ako eh? Hindi naman ako nag-translate, binasa ko lang. But unto us, there is but one God, the Father. Verbatim. Mali ba yan? O di, tapo mo na yung Bible na eh, balipan. Hindi ako nag-translate yan eh. Okay, next question, bro. Okay, next question po. Sa Greek Bible ho ba?
Kasi, kaya ko po ito itinatanong mga kapatid, ginamit po ng kasi. Okay. Meron bang uwi pagkatapos ng gap sa Greek text? Anong point? Koma. Hindi, sandali. Oh, alam ko, may kama sabihin, bakit tinatanong mo ako? Ngayon, kung naglagay ng quit dyan, tinan mo ha, gine-grip-grip mo ako ngayon. Kanina, amplified, nagbasa ka, wala namang niyong maroon, pero tama sa'yo. Pagpapur sa'yo, okay lang. Ngayon, gine-grip-grip mo ako. May kama daw. Mali ba may kama? Huwag ako sisihin mo. Yung gumawa nito. Hindi naman ako may gawa. Mabuti pala hindi ka naging judge. Kung judge ka, tulad mo ako kahit walang kasalanan. Kaya may quit, kaya may quit pero wala. Ano ba to? Ayun, for unto us, there is one God. Tanggalin may quit. There is one God. The Father! O di tapos ang kwento. May pa-quit-quit ka pa din. Okay. Nabanggit po ninyo na ang Diyos may dugo, ano ho, at nakalagay din sa aming fundamentals. Okay. Tinututulan niyo ba yung Acts 20:28? Tinututulan? Oo, oh, kasi hindi mo ako naniniwala dun eh. Lalong hindi ako naniniwala may dugo. Pagkakin mo sabi, oh, din mo. Oh. God purchased His church with His own blood. Binili ng dugo ng Diyos, ng kanyang dugo, ang iglesia. May dugo ba ang Diyos? Kung gusto nyo may dugo ang Diyos nyo, pisan nyo na lang yan. Wala sa amin. Sabi ni Jesus Christ, ang Diyos ay Espiritu. Ano Espiritu sabi ni Jesus? Walang laman, walang buto. Eh, so gusto mo may dugo ang Diyos? Okay, inisili lang. Okay, at yan, napakinggan niyo po yung cross-examination sa rebuttal na argumento na tinayo ni Brother Rashid. Okay, sa mga nanonood live, at I think umatika po yung mga comment section dyan, ano? At marami din nagdi-debate. Sa DevCon, marami nagdi-debate doon sa comment section. Pakilala ko ulit, Brother. Ako nga po pala si Sispo, Sispo lang ako pa. Siguro natin makapadalas na rin dito. So ako po yung kanilang referee. Medyo hindi ako naging technical sa kanila kasi sabi ko mag-ano lang ako pag inas nila yung moderator. So wala namang humihingi ng moderator kaya hindi naman nila. So ayan, at dapat tayo sa last part ng ating debate, which is ito yung conclusion. Bago ko ibigay ang uling pananalita, so sa mga nanonood dyan, follow nyo yung page ng us, follow nyo din yung page ni Rashid Indasan, Rashid Indasan Facebook page, pakipollow nyo yun. At syempre, pakipollow nyo din yung Debaters Convention. Ayan. So madami, ang Debaters Convention po ay non-sectarian at ito po ay totally neutral. Yes, pwede niyo, pwede po kayo doon makipag-debate online. Lalo na ngayon maraming dadating na naman ang lockdown. Kung gusto niyo yung online debate, nasa DevCon lang. So, ayun po. At bigay ko kay Brother Fernando at mayroon kang 5 minutes. 10 minutes. 10 minutes last statement or conclusion. Brother Fernando. Okay, yes sir. Timer bro. Okay po, so dito po sa aking last na pagtayo, ano ho. So gusto ko hong balikan, bakit ko tinatanong yung unang Corinto 8, no? Ano yun, 8-6. Kasi ho, pagka pinutol po natin yan at magkamali po tayo ng pagbasa, lilitaw, tama ho si Karashin. Kaya lang, hindi ho ganun ang nakalagay. Kasi po, sa literal translation, ganito po ninyo mababasa. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos Ama na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay. Hindi ine-eject ng talatang ito na ang Ama lamang ang Diyos. Kundi merong isang Diyos Ama na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay.
Iba ho ang nakalagay sa talagang Greek text. Kaya doon natin siya tinatanong. Ano? So dito ho, hindi ho ito nakatulong sa kanya pong pag-iiba. Ano? Kaya hindi po siya nakatulong. Ngayon, kung bakit ko po ginagamit yung Greek text, no? Kanina gumamit nga naman ako ng Amplify. Eh ngayon, Greek text. Ano ho? Kasi ho, yung hong Greek text, pinapaliteral translation natin kasi nga iba yung meaning. Pero yung Amplify, kahit i-Greek text po ninyo yan, naka-insert po sa salitang God, yung Father, Son, and Holy Spirit. Oh. Yan pinagkaiba po niya. Oh. At ganun din, ang sinasabi ni Transline, kung titignan po ninyo mga kapatid sa preface ng Transline, talagang sa pagsasali, merong tinatawag na formal equivalence at dynamic equivalence. Oh. Kaya mahirap po tutulan yung binasa ko. Kaya natili pong nakatindig yung aking posisyon. Na talagang, I think, hindi po talaga nagigiba. Then, yung tanong natin, yung majestic plural. Ano? Meron ba sa Hebrew na majestic plural? Oh, tignan po ninyo. Ito ay mababasa po ninyo. The Old Testament scholar kay Close, no? Western Man, Professor University of Heidelberg from 1958 to 1978, sabi, the plural of majesty that not occur in Hebrew. Wala pala sa Hebrew ito. So this other explanation, no, yung talaga may nag-explain na itinas sa Hebrew, pero sabi niya rito, so this other explanation has been completely abandoned today. Wala pala plural of majesty. Di po ba? Thank you. So, wala, no? So, yun po ay pagsisikap lamang po na maitawid, ano? Yung kanyang position. Pero, hindi na naman po nakatutol, mga kapatid, ano? Doon sa ating pinatutunayan. Ano? Ngayon. Oh. Ang nakakatuwa nito, mga kapatid, oh, yung salita pong namin ating, hindi po niya nilibat, eh. Di po ba? Pero hinain natin to twice. Oh, from first stand at saka second stand, hindi niya nilibat. Bakit? Eh kasi kahit sa kanila ganun din eh. Tingnan po ninyo sa kanilang Quran. Surah 23, verse 24. At pagkatapos ay ginawa namin ang nukta na isang kimpal, isang makapal na paraiso na namuong dugo. At pagkatapos ay ginawa namin ang kimpal sa isang maliit na tampok na laman. Pagkatapos ginawa namin mula sa tampok ng laman ang mga buto. Pagkatapos ay binalutan namin ang mga buto ng laman. Pagkatapos aming nilikha. Oh, ano ba sabi? Siya ang bagong nilikha. Oh, tinutukoy po yung tao, yun ang bagong nilikha. Kaya't papurihan si Allah ang pinakamahusay saan? Pinakamahusay saan? Sa tagapaglikha. Talagang meron pala, may kasama pala talaga mga kapatid. Kung ikukumpara natin sa Quran, pero I'm sure syempre gigibayin po ito ng ating negative. Pero nakita natin, pinakamahusay sa tagapaglikha, hindi rin po ito mga kapatid tumutukoy sa plural of majesty na kagaya na sinasabi niya. Ano? Kasi, dito mga kapatid, dito po sa isang aklat ng Islam ang dakilang mensahe, pansendentiyo. Pag binasa po ninyo ito mga kapatid, mauunawaan po ninyo yung plural of majesty hindi ginagamit lang para sa pansarili niya. Ang plural of majesty ginagamit sa ibang sa third person o sa ano ba tawag dyan? Kayo. Diba? Kahit mag-isa lang. Kumusta po kayo? Diyan ginagamit. Pero gagamit niya sa sarili niya? Majesty plural? Wala ho. Walang rules. Wala pong rules na ganyan kayo. Kaya nga, bagsaka naman yung plural of majesty ng ating kaibigan. Oh, nakutulan ba yung ating itinindig? Malabo! Wala po, hindi pa rin po nakatulong mga kapatid, mga kaibigan. No? So, kulang lang kasi ang aking oras, babasahin ko sana. No? Pero, siguro, next time na lang. Ano? Pero maliwanag po rito, ano? Na meron. Ano? Kaya, katulad ng ating ng nasa Genesis. Ano? Yan. Okay? Next, lipat mo po ako doon sa 1 Corinthians 11:3. Tinawag na pinakamataas ang ama ng ating Panginoon Jesucristo. Tama po yun, mga kapatid. Wala kaming pagtutol yun.
Sa Bible study yan talaga sinasabi namin. Kaya nga sa first presentation ko, sinabi ko po, sa pamunuan, ano, higit talagang dakila ang Ama. Pero sa kalikasan nila pagiging Diyos, iisa lang sila, pantay-pantay sila ng kalikasan. Pari-pariyo silang Diyos. Ano? Sa pamunuan, yes, mataas ang Ama. Kaya sabi ni Kristo, ang Ama ay lalong dakila kay sa akin. Oh, kahit nung umakyat siya sa langit, oh, yung kanyang kalagayang tao, hindi naman talaga nang wala. Oh. Di ba? Basahin yung Biblia. Sabi ng Biblia, kung paano ninyo akong nakita ang ak, sabi ng angel, paano ninyo siya nakita ang paakyat, ganun din ninyo siya makikita ang babalik. Oh, sa chapter 1 ng Acts. Okay. Wala daw salitang hindi daw tinuturo ng mga apostol yung Trinity. Mali ho, itinuturo ho. Di ko naman isa-isa. Hebreo 9:14, 1 Pedro 1:2, Juan 20:21, oh, Deuteronomy 9:20. Kasi napakaraming mga kapatid, kahit nga yung ano eh, yung benediction eh. Oh, yung benediction. Oh, yung pag-ibig ng Ama, biyaya ng Panginoon Kristo, pakikipisa ng Santong Espiritu, Trinity yan mga kapatid eh. Ayaw lang tanggapin. Ano? Ayaw lang tanggapin. Yan yung sinasabi ng Biblia. Sa ikalawang Timothy, laging nagsisipag-aral pero hindi nakaalam sa pagkarating ng unawa. O ngayon, yung binasa sa atin kanina, oh, na wala daw sikreto, inirebel, tama yun! Binasa ko nga yung kasunod na talata nun eh. Bakit wala? Oh, sundarin niyo yung Biblia. Ano sabi? Oh, sa inyo'y ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kananalangin. Kanino? Sa bayan ng Diyos. Bakit sa bayan ng Diyos? Kasi yung bayan ng Diyos ang siyang binigyan ng Great Commission na siya ang mangangaral sa buong sanlibutan. Ganyan po yan. O ngayon, yung ang Diyos ay may dugo. No? Hindi po unawaan yung aming doktrina. No? Yan po yung nasa Acts 20:28. Pag tinignan po ninyo yung Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, talaga nakalagay dyan, Iglesia ng Diyos na binili ng kanyang dugo. Sino po yung tinutukoy doon na Diyos? Yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sa paparang paraan binili ng Diyos ng kanyang sariling dugo sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. 1:14. Oh. Sa pamamagitan niyan, binili tayo ng kanyang mahalagang dugo. Yun po ang ibig sabihin po niya. Oh. Sana po naunawaan po ninyo yung bagay na yun. Ano? Okay, so ano ba, no? Marami pa siyang mga binitawan, ano? Yan. Is there a book? Tawag ito? Parang kontra sa Trinity. Ito ang sinasabi ko, yes, talaga naman sinapunang history ng aming kasaysayan. Talagang may kasaysayan kami, tinatanggihan ng aming mga pioneers, yung Trinity. O, kahit yung Holy Spirit, tinatanggihan po yan. Pero walang kinalaman yan doon sa pag-uusap, ha? Sa Homoousios at saka Homoousios. Wala kinalaman yan doon. Kundi sa paghagilap ng katotohanan. Dumating sa punto mga kapatid. Ha? Inihulog ng Panginoong Diyos yung mensahe sa ating, sa aming kinikilalang propeta sa pamamagitan ng pangitain. Ipinakita yung tunay na aral ng Trinity. Oh. Kaya dumating ang time bago mamatay si Ellen G. White. Buo na ang doktrina ng Trinity. Oh. Buo na ang doktrina ng Trinity. Totoo yan mga kapatid. O ngayon, meron po ginamit po yung ating kapatid, yung aklat po na yun. Patay na daw si Ellen White. Yes, totoo. Pero bago mamatay si Ellen White, meron siyang iniwang mensahe. Time and place must be considered. Dapat unawain po yan. Kasi talaga may transition kami sa aming iglesia. Kaya tayo na, sayang. Wala mo itong okay, salamat, Father Fernando, sa iyong last statement, last conclusion sa iyong nagatag, ano? At napakinggan niyo po si Father Fernando sa topic na Trinity, siya po ay tumatayong permatibo. At yan po ay yung kanyang huling pananalita. Okay, at bigyan naman natin ng panahon ang side ng Islam at sila ay tumatayong negatibo sa topic na Trinity doctrine. Sabi ko 2 minutes na lang ako. Okay, Father Rashid. Okay. 10 minutes. Maraming salamat po siya. Well, ako closing, pero magkagayon pa man, mahirap balik pa siya yung sinasabi niya. Una, nalatago
Parang si Brother Camacho nag-spectigmatic dito. Buti na lang si Karasid ang kausap. Bakit? Sabi niya sa 1820, binasa raw niya yung tuloy. Meron daw salitang bayan ng Diyos. I said natin yung secret. Pinalam ko sa bayan ng Diyos. Sino makakalam? May bayan ng Diyos ba? Doon pakibasa mo na. Okay. So, si Camacho. One is short. Si Camacho na pese. Ito binasa ko eh. Tuloy. Sinagot siya ni Jesus, "Ako'y hayag ang nagsalita sa sanlibutan. Ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng lahat ng mga Hudyo at wala akong sinabi sa lihim. Bakit ako'y iyong tinatanong? Tanungin mo silang nakarinig sa akin kung anong sinabi ko sa kanila." Mga Hudyo kausap na dyan. Tumalabas, binasa niya ito, binalin yung sinabi ko. Talagang wala sa sinabi yung secret. Ang pinag-uusapan dito, yung Trinity. Kung talagang ang Trinity to, dapat hindi secret ni Jesus Christ. I said natin yung secret. Ang halawa, sabi mo, ngayon, sinasabi mo, napakaraming talata sa Trinity. Kinontra mo sarili mo. Pag hindi mo nuuna, sabi mo, wala nga pong mababasa ang Trinity. Eh, na pupunta ka sa dilemma ngayon, ang dami mong binakita talata. Yung nga, hinihingi ko sa iyo eh. May mababasa ka ba? Yung kaulugan ng Trinity, ito na rin mo. There is one God, Father, Son, and Holy Spirit, Unity, Three, E, Truth, o co-eternal person. May nabasa ka bang talata? Wala. Binasa mo kung kailan tapos na. Wala namang co-eternal dun eh. Eh, paano mo sinasabing wala nagkikiba? Wala kang nga natatayo eh. Yung definition, hindi mo nabasa eh. Inaamin mo. Pagkatapos, bangbangkit ako ng libro, sabi mo, eh ngayon na-realize yung may Trinity na. O di dilema na naman, again, kinukontra mo yung libro mo, sabi rin kasi ni Ellen G. White, ganito nangyayari. Kasi sabi niya, eh nagkakaroon daw talaga ng ano, sa kanilang doktrina, na transition. Aba, mga sabadista, paano kaya yan? Malamang after 2 years, magbago na naman ng doktrina niyo. Ito, official na libro, sa Malaybalay, bukid nun. Mali pa na to, matakin mo. Kailan naging mali ito? Pwede mo kumasabi kung anong day? Mali pa na tong librong ito, matakin mo. Na ang Trinity ay hindi maintindihan. Walang, yan our human complaint. At has not been revealed unto man. Kinukontra mo pala to. E official ko ito na sabadista sa Malaybalay, bukid nun. Galing sa Amerika. Oh, pangatlo. Ang mga Trinitarian, kasama si Ellen G. White, mga Unitarian yan, Illinois Trinity. Tapos naging, ikusugo talaga siya ng Diyos. Hindi siya ang topic natin eh. Pero ito kamahalata. Bakit ganun? Diba? Ang tinutukoy natin dito, wala ka napapatunayan sa mga kababayan natin. Binasa mo ikad, wala namang Trinity doon. Binasa mo yung Genesis 1:26, wala namang Trinity yun. Tapos pinagbintang mo pa kami. Yung Quran, tinuruan mo pa kami. Shame on you, Brother Camacho. May teacher ng Arabic dito. May nag-aral ng Arabic dito. Tuturuan mo kami ng Arabic. There are two types of plural in Arabic. Plurals in number, plural of majesty. Wala kang mababasa na yung pinagbabasa mo, na yung nahnurun, maraming Diyos. Kaya nga sinabi, blessed is Allah. The great, pinakadakila sa mga lumikha. Yung lumikha doon hindi Diyos, sapagkat tatandaan mo, ang attributes ng Diyos, binigay din sa atin. May kakayama tayo lumikha? Meron. Ito nilikha niya ginawa ng tao. Pero si Allah ang pinakadakilang lumikha sapagkat He create something out of nothing. Yan ang hindi mo alam sa tafsir namin. Siya lamang ang ganun. Si Allah ang pinakamaawain. May maawain ba? Meron. Pero siyang pinakamaawain. Naintindihan nyo? Yan ang alas na iwas sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag mo kami turuan ng Arabic, please. Kung kami turuan, yung mga teacher ng Arabic dito, nandito ngayon, hindi ba nakakalata? Tumatawa na sa'yo. Pangalawa, sabi niya, binasa niya, sabi raw ng mga Hebrew, wala daw, lumabas siya ng, walang, 5 minutes, walang plural of majesty sa Hebrew. Eh, may binasa ako nina NIV.
plural of majesty. Hindi ko problema yun. Lumalabas, pumupunta ka doon, NIV, mga Kristiyano yun. Kayo may problema dyan. Binasa ko, Kristiyano, kung ano man yung binasa mo, o bumabatay ka rin pala. Akala ko, wala kang pakialam sa iba. Ako ano nyo? Yun yung masasabi. Kailan, saan yun? Sa mga kababayan, maging totoo tayo. Saan sa Biblia to? There is one God, Father, Son, and Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons. Co-substance, co-equal, wala eh. Yun ang hindi niya nabasa eh. Pumupunta siya sa ikad, ang challenge ko sa kanya, pag sinabi ikad sa Diyos, isang-isa lang. Pinagbibintangan niya ako, binago ko ang statement ko, nagkakamali kasi nasabi ko, ang ikad, pag sa Diyos, isang-isa lang. Nagbigay pa ako ng example, yung ikad, one sa English, isa sa Tagalog. Nagiging compound sa ibang pamaraan, pero pagdating sa Diyos yung ikad o ahad, isa lang talaga. Binabaluktot nyo eh. Wala kang mababasa sa Biblia pag sinabi, ikad ang Diyos, tatlo. At nagtataka ko, paano mo sinasabi may nakapatunayan kang Trinity, binasa mo Genesis 1:26, lalangin natin, nakita nyo natin, dali lang, bakit tatlo? Bakit hindi apat? Ito nakapagtataka. Sabi ko kanina, ha? Ilang minsan? 3. Sabi ko kanina, ang Diyos ang supreme kay Jesus Christ. Tama? Pumayag siya. Bakit? Eh, nagkatawan ta, kasi nga, si Jesus, talagang ay namin, mas mataas yung Ama. Pero isa siya sa kalikasan sa Diyos. Sandali, nakakalito ah. Parang ang dating daan. Ayun no, yung doktrina ng dating daan ni Eli, Diyos din si Jesus, kaya lang mas mababa kaysa sa Ama. Di anong klaseng Diyos yan? Isang Diyos na mababa, isang Diyos na mataas, yung Holy Spirit sa mulalagay. Pantay ba? Mas mataas? Mas mababa? Nakita mo, napupunta sa dilema, hindi mo nare-realize ito. Hindi ganito sinasabi ng mga katunggali ko ng Seventh-day Adventist. Wala silang sinasabi. Nas mababa ang pagka-Jesus Christ kaysa sa Ama. Pero ito lumalabas sa bibig mo ngayon. Mas mababa ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. Aba, di hindi magkapantay. 2 minutes. Akala ba ko equal? 2 minutes na lang, gagawa ko na lang sa mga kababayan natin. Mga kapatid, sabi ni Allah, A'udhu billahi min shaitan, walang takul talata. Don't say Trinity. Desist. Magsitigil na kayo. It will be better for you. Sapagkat ang Diyos, sa isang Diyos lamang. Sa isang talata, may babala. They do blasphemous say. Nakagagawa ng pangmusong malaking kasalanan. God is one of three in a Trinity. Oh, for there is no God but God. If they desist not from their word of blasphemy, verily, a grievous penalty will befall the blasphemers among them. Masasadlak sa apoy ng itgrim. Paano mga kababayan kung totoo sinasabi ng Quran? Pag hindi kayo tumigil sa Trinity, may pagbabanta ang Diyos. Masasadlak kayo sa apoy ng itgrim. Sabi ni Jesus Christ, Wama'wahun nar. At ang kanilang kasasadlakan ay ang apoy ng impyerno. Allahumma shahad. Ya Allah, ito ang dahilan kaya nakipag-debate ako upang may paalam sa tao ang hak. Allahumma shahad, saksi ka, Allah. Maniwala man kayo sa akin o hindi, at least naiparating ko sa inyo ang katotohanan na nakasaad sa Quran al-Karim. Maraming salamat po sa inyo. Okay, at yan po, napakinggan nyo yung mga stand at argument na ginatag ng bawat pari. Ngayon, tatanggap ba tayo ng mga tanong? Ako, okay lang. Okay. Sila, okay lang po, okay kasi lang. Malayo pa sila, iba, bala sila. Sila, okay lang taon ba? Pero, bigyan mo na ako na. Okay, bigyan ko kayo ng time para mag-sige. Bigyan natin kay Father Fernando para sa counting. Okay po, mga kapatid.
kami po ng mga Seventh-day Adventist ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo sapagkat tinanggap niyo po kami dito sa ating masjid dito po sa Al-Burhan. Ano, na, at kitang-kita niyo naman po kung paano kami special dito tinrato. Ano, yun po ang aming sagutan. Normal lang po yun sa isang nagdidebate. Pero yung aming po pagkakaibigan, hindi po nawawala po yun. Kaya paanyaya po sa sino mang mga anumang uri kayo ng pananampalataya, gusto ninyo makipagtalakayan, huwag po kayong magdadalawang isip ano, na kayo po ay pumasyal sa kanila. At mararanasan nyo rin po yung napakainit na pag-welcome katulad po ng ginawa sa amin. Tuloy, may masarap pa nga kaming pagkain. Ito po, mayroon pa kaming pabaon. Yung special bagos ni Karasin. Ano, so yan, maraming salamat po. At isa pong karangalan sa akin po na nakadaupang palad, nakadiskusyon, nakaaralan ang kapatid na Rashid sapagkat ito po'y matagal ko na pong hinahangaan ang Rashid. Kung Diego, ganyan lang po akin. Hindi ko po hangad na makasakit ng damdamin lalo na sa mga Seventh-day Adventist at na ibang sekta pa. Ito po'y kumbaga sa boxing, suntukan lang mo kami. Kaya pamanin po, ito po'y kulang sinabi. Kaya nga, maraming salamat. I appreciate yung sinabi niya. Hindi po kami magugulong kausap. Ligtas po kayo sa lugar namin. Yan po masasabi namin. Kaya ito hangad namin, kaya dito namin ginawa to. Parang patunayan namin sa mga kababayan namin. Welcome po ang atheist dito. Kapatid, what? Atheist, agnostic, kahit satanista, welcome po rito. Yan po masasabi natin. Wow. So maraming salamat po sa mga kababayan namin sa Badista. Maraming salamat po sa inyo.